Oh, mahina pa rin ba? Opo, mentor eh. Pag lumayo, hindi na maririnig yan. Mahina, mahina, kuya. Ah, okay, yan. Mahina pa rin po, mentor. Walang nagbabago, kuya Drexx. Ganon? Hmm. Opo. Mas pa po boses ni mentor Liobi. Hello, 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 hello. Yan. Parang hindi nakakonek yung ano mo, kuya Drexx, yung wire mo. Loud and clear. Itong mic ko, hindi ko ngayon ginagamit to kasi mas malakas yung sa system talaga eh. Oo nga, oo loud nga. Mahina ako? Oh, sige, ganito gagawin ko. Hindi, gagawin ko ganito. Lalabas na lang ako dito at mas malakas kasi pagka nasa IAM page ako, mas malakas eh. Ang ginagamit ko doon, cellphone. So mag-a-add ako sa cellphone. Dito, apo, apo. Para mas klaro. Tama, tama. Ay, telephone. Lago tong gano'ng kakulay. Bakit? Ipasok mo kayo direct yung cellphone mo, tapos ayun yung pinaka-mic. Yan. Excited na. Then, umabot tayo sa 23 kanina, Mentor Yobi. Ano? Pero bumabagsak yung iba eh. Nanalaglag. May pumapasok pa. Oo, pumapasok pa yung iba. Bumabagsak kasi. Mentor Rinel. Mentor Ging, nasa labas na naman eh. Parang nasa buwan na naman to yun. Nakakain po. Sarap ng subo. Subo pa talaga. Guys, ano ah, mag-ano tayo, mag-jot down tayo sa i-discuss ni Mentor Drexx. Kasi alam niyo po, yung nagsisimula kami ni Mentor Drexx, ito yung i-discuss niya, yung pinakaunang training na binaksak niya sa amin. No? Na talagang supalpal kaming lahat dahil akala namin magaling na kami. Pero marami pa lang mga kulang sa ginagawa, no? Ano tayo? Jot down tayo ng mga bagay-bagay. Kung may mga naituro na kami sa inyo, ano, wala pa yun. Kumbaga, wala pa sa kalingkingan. O dapat, mag-record tayo ngayon, mag-jot down tayo ngayon, ha? Hello kay Drexx? Hello, yeah, malinaw. Yan! Oh, malakas. Ayos, ayos. Yan! Ganun ba yan? Oo, oh, Galaxy. Yan, yan, yan. Diyan ako pumasok para mas maging malinaw. Okay po, mas malinaw. Opo, opo. Opo. Okay ba yan? Yes, yes, kuya. Okay na. Okay. Siguro, no? Gusto ko lang makita lahat ng nag-attend. No? Marami ko nag-attend niya. Wow, madami. Very good, ah. So, simulan na natin. Huwag natin patagalin. Record daw yata ito, no? Para mas opo, maganda. Opo. Hindi natin i-explain pero mas maganda maintindihan ng iba paano ba tumatakbo talaga yung business, no? Pag-usapan natin, magtuturo tayo, hindi lang to dahil sa grupo. Alam niyo, sa totoo lang, ito yung mga moment na dapat maintindihan mo yung business. Nagte-take down note ka, sinusulat mo, kasi alam niyo, sa totoo lang, bago ako magsimula, madami naman talagang nahihirapan sa ganitong business. Okay? So, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Can you please type 1, guys? Can you please type 1 para makita ko lang kung ano yun, no? Mas maganda yung simula natin na, yan, makita ko, nagta-type kayo. Yan. Very good. Yan, dumadami. Yan, very good. Yan, very good. Thank you, thank you. Thank you sa mga nagta-type. Okay, my name is Drexx. Ayokong isipin yung mentor nyo ako, no? Kasi mas maganda mapakinggan nyo. Ako, nagsasalita lang ako dun sa IFH. Pero syempre, dahil grupo ko kayo, no? Grupo ko kayo. Gusto ko mabigyan nyo natin ng justice yung training. Paano yun? Matutunan nyo paano ba talaga tumatakbo. Gawin yung tama yung negosyo. Okay? Pa-mute na lang yung ano, ha? Para tuloy-tuloy tayo. Hindi ko alam kung mas maganda kung may ilaw ako. Tingnan natin yan. Oh, pangit. Yan. Okay, guys? Mas okay yan, mentor.
Okay, mas ma-okay na to. No? Sige, dito na lang mag-depend sa computer. Yan, maliwanag. Okay, amazing morning everyone. Simulan ko, no? Total, dyan na rin lang kayo. No? Magsisimula na tayo. Yun nga, gaya ng nasabi ko, sa totoo lang, mahirapan about sumasali sila sa ganitong business, hindi nila alam ang gagawin nila. But, yung hindi alam ang gagawin, may nagtuturo. Ayaw lang nilang i-apply. Ngayon, tataka sila, parang ang galing-galing talaga ng mga kumikita dito. Actually, hindi ganun ang business. Bibigyan natin ito ng mga kahulugan para kahulugan yung mong dito. Ito ba yun? Panit na lang yun, Mentor Liobi, no? Ganito ah. First things first. Unang-una, yung negosyo natin, bigyan natin ng pagpapahalaga na huwag muna kayong mag-text, huwag muna kayong mag-reply, huwag muna kayong makipag-usap sa katabi nyo kasi alam mo kung bakit. Yun nga, sabi ko nga, pag nagsasalita ako sa IAM page, honestly guys, syempre doon nakakatodo ako, no? Pero pag sa sarili mong grupo, yung kasi ang hirap magtipid. Mahirap magtipid. Baka sabihin, mentor ka namin. Kasi ganito, no. Pangsamantala, alisin mo muna sa utak mo, sa isipan mo na mentor mo ako ngayong oras na to. Okay ba yon? Alisin mo muna yon. Kasi pagka hindi mo yun inalis, ang magiging takbo ng business sa'yo, baka sabihin mo, kinukomand kita. Kasi yun naman talaga ang totoo. How? Yung business natin, lahat tayo dapat matuto. Lahat tayo dapat magkaroon ng kaalaman dito kasi hindi ko lang to negosyo. Hindi lang to negosyo ng mentor mo, negosyo mo din to. Tama ba? Okay, ganun lang kasimple. Bigyan ko na kayo ng idea. Ito, tatakbo to. Pinakamabilis na yung ano, siguro, 40 minutes. Bigyan mo ng oras. Pinakamabilis na yon, pero ayoko tipidin. Okay, para lahat kumikita. Okay ba yon? Gusto ko munang makita. Kasi ako ha, nasa 1.3 na yung kinikita natin. Pero dahil pandemic, pantay-pantay lang tayo na nagsisimula. Okay? Gusto ko maintindihan nyo bakit gano'n. May kumikita, meron hindi kumikita. Bakit may mabilis, bakit may mabagal. Okay? Yan yung mga dapat yung naririnig. Eh, no? Pagka ginawa mo ang IAM worldwide, kikita ka ba talaga? Okay. Sino sa inyo gusto matikman yung 1 million bago ako magsimula? Gusto ko, can you please type 1? Can you please type 1, guys? Na gusto ko lang maintindihan nyo. Yun lang, mag-type lang po kayo. Type 1 lang. Kung gusto nyo talaga kumita ng 1 million dito sa business natin na to. Honest lang ako kasi ang hirap kasi tuturo tayo. Tapos yung iba, parang kaya ka nandito sa loob para kumita ka. Tandaan nyo yan, ha? Salamat sa mga nagta-type 1. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Na willing kayong kumita. Eto, hindi natin nahanapin kung ano yung magiging resulta eh. Yung kitang-kita mo kagad yung magiging resulta. Basta mag-take down note na kayo, kuha na kayo ng ballpen nyo. Alam nyo kung bakit ko kayo pinakukuha ng ballpen? Kasi pag ikaw, nakakapagpasali ka na, kapag may sumasali na sa'yo, ito, pagka na, natandaan mo to, wala na. May, at least may maituturo ka na. Bakit nga ba may kumikita? Bakit mabilis ang pagkita nitong taong to? Yung mga something na ganun ba? Okay? Alright, okay, magsimula tayo para klaro. Alam niyo, sa totoo lang nakakalungkot. Siguro, no, meron ditong isang buwan. Meron. Alam mo kasi, meron akong bagong leader na wala pa 5 days pa lang siya. Tomorrow, just for you na siya. O, yan. O, siguro, not bad na rin yun. May nakakagawa nga 1 day sa mga ibang grupo, no? Hindi ko alam kung dito sa loob ng camera na to, meron na naka-just for you ng 1 day. Okay? Tayo naman ang record natin, ang total just for you natin is 5 lang. Pang-6 pa lang to, standby ako ng isang just for you again sa gold saka isang give me 5. Okay. Gusto mo pa lang kumita ng 1 million. So, 'wag mong sayangin tong araw at panahon mo na ibubuhos ngayon para magbabad ka na sasabihin mo 40 minutes. Baka kasi sayang kapag hindi mo to natutunan. Okay? So, time na para magsimula tayo. Nagde-devotion kasi sa kabila yung mga anak ko. Kaya medyo iaawatin lang natin. Hindi naman. Patapos na sila. Okay? Pero para pag-start ko, tuloy-tuloy na. Meron na kayong guideline.
Ayan. Para yung mga anak ko ay hindi magingay. No, okay. So guys, loud and clear, no? Dito na ako. Start na tayo. Bakit pagsali mo ng negosyong to, kailangan mo matutunan itong training na to? Kasi nga, ayan, magta-take down note ka. Kasi pag may tao ka na, dito mo maintindihan bakit may kumikita na mabilis, bakit may nakakagawa. Kasi kung one month ka na, bakit di ka pa kumikita? Ay, teka muna, baka may problema. Baka may problema kasi tingin ko ang mentor nyo hindi naman nagkukulang sa inyo. So, in advance, congratulations sa Stallion na willing kasi kayong matuto. Willing kayo na andyan kayo kahit mentor nyo ako. Kasi siguro hinahanap nyo ako magsalita sa sarili nating training, no? Monday, meron naman ako schedule Monday. Huwag kang mawawala sa Monday. Ibang klase rin yun. Ito naman, ito yung basic. Okay? IM5. Ano yung IM5? Ito actually, nandito sa akin yan. Sinulat ko yan. No? Nandito na lang kasi nasa book ko yan. Eh. Kumbaga, sinulat ko na lang para maisulat mo. Kaya pala sila kumikita. Kaya palang bilis nila. Totoo lang. Marami pong sumasali sa ganitong business. Nakakalungkot. Hindi sila nag-guide. Wala sigurong training. Tayo may training. Tayo mayroon tayong formula na pwedeng nating maging guide. Pero magugulat ka, pwede kang kumita. O, pupustahan kita. Baka kaya hindi ka kumikita. Baka hindi ka nag-guide. O ayaw mong magpa-guide. Baka naituro na rin sa iyo to ng mentor mo. Pwedeng narinig mo na rin to. Pero baka hindi mo lang sinusundan. Kasi ganito yan eh. Maraming tao, dependent sila sa isipan na kaya nila. Kaya nilang gawin kung alam nila sa sarili nilang magaling sila. Kaya minsan, nagtataka sila sa sobrang ganun sila mag-isip. Lalong hindi sila makapagpasali. Lalo sila, hindi nila magawa kasi ako basic lang. Ako matagal na ako sa networking. Pero bakit pa ako mag-iimbento? Nang mga, alam mo yun, para pahirapan ko pa yung sarili ko. Siguro na ma-monitor niyo ako lahat ng kita niyo yung Facebook ko. Pang 33rd day ko na doon sa tinatawag na 90 day burn na laging may kausap. Iba naman 'yon. Narinig niyo lang 'yon kaya lang baka hindi niyo ginagawa. Ang pag-usapan natin yung IM5. Ano yung IM5? Sa office ang tawag nito how to do IM business. 'Yun lang naman yung basic. Pero pinangalanan ko lang ng IM5 to. Okay. IM5, number one, bakit ka sumali? Siyempre, gusto mong kumita. Tama, mali. Gusto mong kumita, pero paano nga ba? Gusto ko nagko-comment-comment din. Kung magko-comment din kayo, ha? Kasi para mas ganahan ako. Gusto nyo kumita? Sabi nyo, gusto nyo 1 million. Gusto nyo matuto? Ang tanong ngayon, sa tabi po ba, andyan ba yung ballpen at papel mo? Baka kasi wala. Okay. Kung gusto pala natin, ito ako, kukunin ko yung board ko para nakikita nyo. Kasi hindi ako may, ako yung trainer o mentor na hindi ako mahilig mag-slide pag nagtuturo. Basic lang ako para mas madali nyo matutunan. Kasi pag sa slide, baka madala kita sa magagandang picture. Eh. Baka ma-slide ko yung magagandang bansa na napuntahan ko. Eh, mababaliw ka lang. Tapos, hindi naman sa'yo magsisink in. So, para pantay-pantay tayo, basic ang gagawin ko. Kung anong ginagawa ni mentor, yun din ang dapat mong matutunan. Okay? So, kung gusto mo ng 1 million, gusto mo ng cheque, mangyayari this time sa'yo. Sana lang, magawa mo ito ng mabilis. Magawa mo siya. Sumunod ka. Kasi, alam mo, sa totoo lang, the more na matigas ang ulo mo sa negosyong to, lalong di ka kikita. Marami tayong kilala. Marami tayong kilala na pwedeng kumikita na. Tapos, sumunod na buwan, hindi na kumikita. Parang the last, nung bago mag-lockdown, ang kinita ko, 580,000. Diba? Tapos, nag-lockdown. Para tayong na-shock. Para tayong, lahat tayo na-shutdown bigla. Tapos, kumita na ang inyong mentor ng umabot na ng almost 1.3 na ngayon. Siguro, sa isang araw lang, baka 1.3 na talaga. Tumikita tayo na 628,000, kaya tayo nag 1 million nung December. Tapos, noong February, Jumeki naman tayo ng 171. Noong January to February yon. Ngayon, February to March. Hindi malaki, pero nasa almost 40,000 naman. Okay? Gusto nyo kanyo ng cheque. Tuturo ko sa inyo pa, hindi kayo mahirapan. Okay? Ang maganda, nagsisimula pa lang tayo. Pag simple, nagsisimula pa lang tayo, maganda, makasabay na. Okay?
So, klaro po ba yun? Okay. Guys, may tumatahol pa, may tumatahol. Okay lang yan. Ano ba yung topic natin para doon sa IM5? Pwedeng narinig mo na. Pero ito, mas maganda makarinig ka. Bakit hindi mo nagagampanan na kumita? Kasi inabot kang 2 buwan, bakit 3 buwan ka na? Bakit 4 buwan ka na, 5 buwan ka na? Eh, hindi, ayaw magtuloy-tuloy nung yung negosyo na para magawa mo siya ng tama. Okay? Number one, huwag mong gawin ang IM worldwide. Huwag mong gawin ang IM worldwide kung wala ka rin lang ganito. Ito yung number one. Naka-ano ba ako? Naka-mirror? Okay. Kailangan mo mag-goal setting. Yan yung number one. Number one, kailangan pag ginawa mo ang IAM worldwide, meron ka tinatawag na goal setting. So kung malinaw, hindi naman baliktad yung sulat ko. Sulat mo dyan, IM5, yan yung title. Kasi nga, how to do IAM yan. IM5 lang ang pinangalan natin dyan para yung 5 na yun, ma-memorize mo. At pag nakabisado mo ito, hindi ka mahirap magpunta dito. Kasi yun lang din ang ginagawa ko. Eh. Ba't ko mag-iimbento ng mga salita? Ba't ako mag-iimbento ng diskarte or ano? Pero ito, very effective to. Subok na to. Guys, pag nagawa mo to, tignan mo, sample lang kita. Sulat ko, what if ang account mo is silver? Sulat ko dito, 16.8. Sulat ko, mamaya, papakita ko. Tapos, gold, 44.8. Ay, papaliktad din ako magsulat. Ayan. So, ganito siya. Bilugan ko yung silver. Bilugan ko yung gold. Kasi kailangan may gold ka eh. Hindi ko alam kung ano package mo ha. Tignan mo na lang to. Kung ang package mo is silver, 16.8, tapos 44.8 is gold, dapat may gold ka. Alam mo ba, maintindihan mo ha, kung silver ka, ano ba namang kitain mo yung 45,000? Sorry, 49,000. Sorry, 49,000. Tama no? Almost 49,000. 2 give me 5 lang. Pag-usapan natin. Ginagawa mo ba talaga yung negosyo na seryoso? Kasi kung ibibigay ko sa iyo yung formula, wala naman eh. Basic lang tong formula na to. Bakit hindi mo magawa na mag-goal setting ka? Panahon na para mag-goal setting ka. Kung hindi mo yan narinig at narinig mo lang ngayon, very good. Pero kung narinig mo na to, bakit hindi mo pa rin to na-apply? Yun lang naman yan eh. Kasi bakit? Ang daling kitain kung kami ba, kung gugustuhin lang namin, kung paramihan lang ng direct at may bonus to na 1 million na bonus, ha? Aba, lalong makukuha namin yun. Kasi bakit? Direct lang kami ng direct. Eh. Yung 16.8 na magbibigay ka ng 5 sa kumpanya, napakadali lang, no? Pag nakalima ka, give me 5. 5 lang yun, ha? Dapat matuwa ka dito sa IAM worldwide. Alam mo ba, sa ibang kumpanya? Ito, nahalo sa ibang kumpanya. Kasi bago mo kitain yung ilang tao. Sure ako, 22 katao sa left, 22 tao sa right. Sa atin hindi, 5 lang, may 25,000. Huwag ka na magkwenta-kwenta. Ngayon, mag-goal setting tayo. Gusto nyo palang kumita eh. Para tumakbo ng tama sa iyong negosyo. Para malinawan ka. Napakaswerte natin, sa 5 pa lang, may 24.5. Okay, bakit? Diyan napapasok. Kasi ang negosyo, kapag walang goal, maraming nagtatayo ng negosyo, hindi alam ang mangyayari. Hindi nila alam. Ako na lang, sample ko ganito. Ako na lang magsasample, sarili ko. Hindi, Sir Drexx, Mentor Drexx, applying, ganun-ganun. Anong goal mo? Siyempre, sa dati natin, kumita na tayo. Ma-close book na yung story ito. Ngayon, ang ginagawa ko dito is ma-break ko yung record ko sa dati kong nagawa. Paano yun? Ginagawa ko siya basic. Ang goal ko ngayon dito sa IAM Worldwide, yung mga naniniwala sa akin, yung naniniwala, mas doon ako bubuhos ng oras para makuha nila yung pangarap nila. So, ibang goal yun. Bakit ganun? Eh, nagawa na nga natin committee sa dati. Pero dito, kaya tayo pumikita, kaya mabilis magkaroon ng left and right. Kasi nga, ito lang, nag-goal setting lang din. O, kakasabay ko yung mentor nyo, nagsisimula kami. Siyempre, pag ikaw may tao ka na, may tinututukan ka na. Okay? Ikaw, bago ka pala, pag-usapan natin ikaw. Bakit ba nga wala tayong checky pa?
Kasi tumatakbo ang araw panahon sa atin na hindi natin namamalaya kasi nga kinakausap kita ngayon baka hindi ka seryoso. Kasi kailangan seryoso ka sa negosyo. Guys, may isa akong leader ngayon, bukas baka just for you na nga. 5 days pa lang. Kumausap lang kami nung unang dalawang araw, tapos pay-in. Tomorrow may pay-in just for you. So, ibig sabihin, konting kwento, pinakita ko lang sa kanya itong IM5 na ito. Naintindihan niya. Oo, tama eh. Sabi niya. So, ang package niya naman gold. Okay? Kasi nga, makaka 60,000 ka kapag ka naka-apat ka naman sa ating just for you. So, ang katumbas niyang just for you gold, kaya palang kunin 1 week yung 4. Bakit nga may kumikita? Kasi nga seryoso sila. Ito, diretso tayo. Ha? Para kumita ka dito, dapat seryoso ka sa negosyo. Marami kasing hindi seryoso. Sumali, ang daming eklabo-eklabo sa buhay, hinahanap na ganito, ganyan. Siyempre, tayo, kayo naman tingin ko hindi kayo pinababayaan ang mentor. Baka lang hindi lang kayo nakikinig. Kaya siguro, alam mo yung minsan na ituro na, o baka ako pa mismo yung nagturo, hindi mo lang na i-apply. Panahon na para i-apply mo na ginagawa mo pala yung business, dapat may goal ka. Kasi kung sumali ka lang, ay sige na, may trabaho ka, walang problema sa trabaho mo. Eh yung sinasabi ko sa iyo, mag-judges for you, may trabaho din. Sige, saan ka kukuha ng dahilan? Nagtatrabaho ka ba? O kung silver ka lang, mag-give me 5 ka, 2 beses, 10 tao lang yan. Kumausap ka ng kumausap, araw-araw, 2. Eh, sir, busy ako. Gaano ka ka-busy? Saan ka ba busy? Doon sa 9 hours, 10 hours, tapos sweldo ka ng 600 pesos? Tapos pag tinignan mo to, IFI, may goal pala. Kaya magtataka ka, may nakakagawa tuloy. Kasi bakit? 50 mil na halos yun. 2, give me 5 lang. Dapat isipin mo na kaya mong gawin. Huwag kang mag-a-apply sa isipan mo na hindi mo magagawa. Alam mo bakit? Sumali ka dito para kumita. Tatandaan nyo itong salita na to. Ha? Sumali ka sa IAM Worldwide para kumita. Hindi para makapag-entertain ka ng kanegatiban. Maraming nasisira na hindi nila tinatamaan. Ulitin ko, maraming sumasali, hindi sila tumatama sa gusto nila. Kasi nga, hindi sila naturuan. Pwedeng hindi sila ganun kaseryoso. Or pwedeng hindi naman talaga ngayon lang nila narinig. O kung pwedeng narinig nila, hindi naman sila seryoso. O kaya naman, konting anong alingas-ngas lang or hindi lang siya nabigyan ng apply niya ng konting oras, nagagalit agad. Hindi ganun ang negosyo. Lagi mong tatandaan, sumali ka dito para kumita. Hindi para magreklamo. Ang alamin mo, paano kikita? Kaya nga, binibigyan na kayo ng guideline. Number one, tuparin mo yung goal mo. Mamaya, pagkatapos na ito, pagkatapos na itong training na ito, i-text mo na kagad yung mentor mo. Mentor, meron pa ng IM5. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May training pa lang ganito. Gusto kong kumita. Alam mo kung bakit mo kailangan gusto kumita? Ay, akala nyo ba matagal pa yung Pasko? Akala nyo ba matagal pa yung Pasko? Ay, naku po. Hello. Hello. March na. Hello. Summer na. Next month, nagsiswimming na kami. Ikaw, nag-i-invite pa. Kasi, ano ba ang goal mo? O sample lang kita. Sample na lang kita kung yung Pasko. Magsa-summer. Actually, ngayon, painit na ang panahon. So, pag sinabing April, summer na, tama mali. O sige, pandemic. Ayaw ko ba may 50 mil na may swimming ko man lang yung pamilya mo? Eh, lalo na kung just for you. Ang just for you, 8 tao lang. May 120,000 ka. Step by step to ha. Kung ang account mo gold, 120 panis. Panis yan, 120,000. Panis. Kayang-kaya mo. Gold ka, 8 tao lang yan. Kaya lang, yan nga yung pag-uusapan natin. Pero dito muna tayo mag-focus sa usapang goal setting. Gaano ka-importanting may goal ka habang nagsisimula ka? Alam mo, ha, hindi porque sumali ka ng second month mo, ha, sorry, 2 months, second month mo na ngayon, 6 months ka na ngayon, all 1 year ka na, hindi yan pinag-uusapan.
Hindi importante yun. Ang importante, kailan mo sinimula ng tama, dun pa lang ang day one mo. Kaya burahin mo na sa isip mo, sa mga nakakagawa, good luck, galingan mo pa. Sa mga hindi laging umaattend ng training, ano pwede nyo marinig sa akin? Kakamustahin kita. But ngayon ka lang umattend, kamusta na? Nagsayang ka na 6 months? Hindi ito yung topic goal setting, parang feeling mo napapagalitan ka. Kasi nga, bakit nasayang ang 6 months? Baka nga naman hindi ka naka-attend na sinabi sa'yo, umating kang training pero hindi ka umaten. Pwedeng narinig mo na to pero binaliwala mo. Tama? O kaya, mas nauna sa'yo ang reklamo. Kasi ganito yung guys, tayo pantay-pantay lang. Alisin natin yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin para ma-hit mo yung goal mo. Yung usap ang give me 5, kaya mo yan. Marami na nakakagawa. Marami nang nakakagawa. Hindi man nating grupo, may record dyan, second day pa lang, meron ako narinigan, ha? Narinigan, 1 day lang, give me 5 agad. 1 day lang, give me 5 siya agad. Ano kaya meron yung tao yun? Baka may goal setting siya, narinig niya ang IAM 5. Kasi kaya talaga eh. Pag gusto mo, kaya. Kaya. Kaya lang, baka ayaw mo. Kasi ang isang bagay, pag ayaw mo at ikaw mismo nagdududa, eh ba't ka pa sumali? Ba't ka pa sumali? Eh kasi ano eh. Eh kasi pinabara ko. Eh kasi nga may pag-aaral. Kapag sumasali sa ganitong negosyo, may pag-aaral. Hindi pa pwedeng... Parang ano lang tayo dyan? Parang hindi. Siguro narinig mo na to. Ngayon, kung ngayon mo palang narinig, ini-insist ko lang sa isipan mo, ilista mo na. Ngayon, dito mo marirealize, ba't wala ka pang kita? Nakakalungkot, magkagrupo tayo, gusto ko kumita ka. Walang mentor, tandaan nyo to ha, walang mentor na ayaw niya na yung nangyayari sa grupo niya, sa tao niya, na hindi katulad nun sa kanya. Ayaw, walang ganun. Siyempre, ang mentor gusto niya kumita ka. Kaya magmula ngayon, baka day one mo pala ngayon. Kasi hindi mo nagawa ng tama. Okay? Ito naman eh, gusto kong sabihin sa inyo ng diretso. Ano mo kung bakit? Kaya nga minsan sa sarili natin training, hindi ako nagte-training. Kasi ayokong isipin mo mentor mo. Ayokong isipin mo na baka pinatatrabaho kita para kumita ako. Hindi. Pinaparealize ko sa'yo na kahit hindi ka gumalaw, kikita ko. Kasi meron akong goal. Ano yung goal ko? Hindi pera. Yung nagtitiwala na sa akin, medyo ibang level yon, ha? Yung nagtitiwala sa akin, gusto ko kumita ng malaki. Ngayon, kung ikaw beginner ka pa lang, dyan na lang tayo sa pinag-uusapan natin. Pag silver, 5 lang. Kaya? Kaya. Ano? Bago tayo mag-start, silver pa lang pinag-uusapan. 10 tao lang yon, 1 buwan. Day 1 mo pa lang ngayon. Gawin mo na. Sino sa inyo ang naniniwala kaya ng 2 give me 5 magpula March 12 hanggang baka nga mas mabilis ka pa kung gagalingan mo. O yan, very good. Ako po. Sige, i-type nyo lang po. Sige, i-type nyo ako. Sige. Mas maganda mag-type kayo bago tayo. Kasi andali gawin eh. Very good ah sa mga nagre-reply dito sa ating ano. Yes, thank you. Yan, very good. Tutulungan ka namin, makuha mo 'yan. Pero makinig ka lang. Kasi alam mo, wala namang hindi naihit na goal eh. Kapag ka sumusunod ka sa training, totoo 'yan. Maniwala kayo sa akin. Ako hindi ko kayo bubula. So, ilan lang yung nag-type ha? Yung hindi nagta-type, walang problema. May ganun talaga tao kahit na anong itanong mo, hindi talaga magta-type. Kasi alam mo yun, nahihiya. Parang andiyan kasi ngayon lang nakapakinig. Okay lang yun. Ang importante, nag-type ka. Kasi nga, gusto mong kitain. Anong gagawin mo para kitain ko si IM5? Mamaya, i-text mo na yung mentor. Mentor, kailangan ko to. Yung sinasabi ni Mentor Drexx, 5 lang daw o kaya 10. Kasi kung 50K talaga, 49,000, Why not? 10 tao, panis. Kami nila Liobi, nung nagsisimula kami, 1 buwan pa lang namin, ilan na tao namin agad.
kaya namin sinasabing panis kasi nga, diretso, diretso ang salita. Seryoso kami sa negosyo. Nayayaman kami. Kaya kung tumrabaho kami, puyatan. Eh yung iba, pinipilit mo pa. Pinipilit mo pa para lang kumita siya. Hindi dapat ganun ang negosyo. Unang-una, pag ikaw may goal ka, ulitin ko kasi medyo connected din to ha. Pag ikaw may goal ka, hindi ka mag-entertain ng negative. Ulitin ko sa tenga ko yan. Huwag ka nag-entertain ng negative. Nakakita ka ng mga post sa Facebook, ka-negativan, huwag ka nag-entertain. Hindi mo maihit yung goal mo eh. Kasi nag-entertain ka ng iba, focus ka lang. Yang 10 tao na silver na yan, madali lang yan. Kaya mamaya, i-text mo siya. Mentor. Ngayon, pag hindi sumagot yung mentor mo, natatawa tuloy ako. Pag hindi sumagot yung mentor mo, hindi siya seryoso. Hindi siya seryoso. Pero huwag ka matakot. May isa ka pang mentor, pumunta ka sa mentor mo. Na isa pa. May isa pang mentor naman eh. Alam nyo naman. Na ganun, ha? Alam nyo guys, nakakalungkot no? Kasi magkakakonek yan eh. Ako kasi hindi ako nag-entertain negative. Pag negative, tinatawanan ko na lang. Kaya siguro ako kumikita. Feeling nyo magaling ako. Hindi ako magaling. Nauna lang ako. Ang maganda lang siguro sa naging attitude natin sa business na to. Kaya ko magsimula. Kaya ko magsimula kasi nga nagawa mo na, ulitin ko na lang. Yun lang yun nasa isip ko eh. Kung nagawa ko dati, bakit di ko ulitin ngayon? Kaya lang medyo ibang konsepto yung pag-ulit ko. Ang pag-ulit ko ngayon, mas gusto kong kumita yung taong nagtitiwala sa training ko, sa mga salita ko, sa pinangako ko. Kasi ako talaga, wala araw-araw. Naghahanap nga ako kausap. Eh, kagabi nga, magkasama kami ni Ramil. Ayaw pa namin umuwi eh. Na-miss namin talaga yung ano, offline eh. Pero anyways, bakit magkakakonect to? Kasi huwag natin pag-usapan nyo kami. Kasi pag kayo tinanong nyo kami, mahirapan ka. Masusok ka pa sa galaw namin. Kasi nga kami, iba yung galaw namin. Iba yung goal, ayaw namin ang hindi tinatamaan. May ganun kaming ugali. Gusto mo ba maging ganun? Walang problema. Gawin mo muna itong pinagagawa ko. Pag silver ka, tawagan mo na mamaya yung inyong mentor. Mentor, gusto kong tamaan to. Yung sinasabi ni Mentor Drexx. Kaya lang pag di siya nag-reply, punta ka agad sa isang mentor. Walang problema yan. Wala namang mentor aayaw eh kapag gusto niya yung masigasig at nagsisipag ngayon yung kanyang downline or kanyang grupo. Pero walang hindi makakagawa. Marami na nakakagawa. Okay? Pag gold ka naman, apat lang yan, boy. Apat lang yan. Hindi yan mahirap gawin. Please. Please lang. Ang dami na nakagawa. Gold ang package mo. Gold ang goalie. Eh kung may iba pang package kasi tatagal tayo, copper, bronze, mga ganun-ganun, jade, yan, tanong nyo na lang sa mentor mo. It's almost the same. Apat na tao lang naman yan, no? Okay, ganito, no? Sa gold tayo. Pagka kasi gold, apat na tao. Kung makakawalong tao pa, 120, boy. 120, ang daling gawin. Yan dapat ang goal mo. Pero, eto ah, malinis na turo to ah. Pag gold ka, pag gold ang package mo, dapat, hindi ka nakapokus lang sa gold. Porque sinabi ko ba sa'yo na walong tao lang? Kasi baka mamaya may sumasaling silver, hindi mo pinapansin. Pag hindi nakukuha sa gold, ang option ng gold, package ka, ano ba naman banggitin mo sa kanya mag-silver muna siya? Kasi 1 month naman na-upgrade yan. Nakapag, nag-gets nyo ko? No? Pwede naman mag-upgrade siya. Matik naman yun. Ganong kaganda yung negosyo natin. Itong IAM Worldwide lang abigyan. Kaya matuwa tayo, hindi to yung sistemang bulok na ang IAM Worldwide, binigyan tayo ng chance sa makapag-upgrade. So kung hindi mo nakuha sa gold, okay na yung silver mo, nakunin mo na din. Yung iba kasi, alam mo, porque gold sila. Kaya baliw na baliw sila. Gold, walang problema sa gold. Hindi gold ang sasali. Hindi siya nagpo-focus makukuha yung silver. Kasi nga may mga tao ang gusto rin gold na pangakuan kang umuwi. Pero on the spot, wala kagad pera.
edi kunin mo muna silver, pwede namang i-upgrade, tama ba? Pero yung walong tao, napakalinis. Ang dali gawin. Ang dali gawin, guys. Dami na nakakagawa eh. Matakot ka, sinasabi ko sa iyo ganito, tapos wala nakakagawa. Madami nakakagawa. Gusto ko lahat kayo kumita. Kung gusto mo talaga ng pera sa summer, ma-enjoy ng pamilya mo, kung gold ka, 120, aba, maganda-ganda ano yan, resort yan. Kasi alam nyo, maraming bumabaliwala sa ganitong negosyo. Nakalimutan nila, malaki ang pera dito. Kung bakit kami baliw na baliw dito sa negosyong to, ito na nga lang yung maliitang kapital eh. Eh, palibas, sa pagmaliit kapital, sinasabi, invite-invite, ayaw seryosohin sa puso nila na ito pala ay negosyo. Hindi ba maganda negosyo to? Wala kang binabayarang overhead. Hello, kahit sino makipag-usap sa iyo o sa akin para sabihin niya mas maganda yung negosyo niya. Dito walang overhead. Wala kang babayaran tao, walang upa. Tapos di ka seryoso. Ano ba gusto mo? Magne-negosyo ka. Tapos magbabayad ka ng tao. May lima kang tao, tas tamad. Alright? Ganun eh. Napakaganda ng negosyo natin. Gusto ko kayong maintindihan nyo to. Gusto ko itong mga sinasabi ko sa inyo mag-sink in. Hindi mo kayang ipantapat dito yung mga negosyo na worth 2 to 3 million ang pinuhunan. Kasi pagka worth 2 to 3 million ang pinuhunan, sure ako, barya lang din ang income. Yung puhunan na 2 to 3 million na mag-negosyo ka, hindi ka papasukan ng 100,000 sa buwan. Kaya huwag ka na mag-isip. Napakaganda ng negosyo natin. Maliit lang ang kapital. Pero dapat sumeryoso ka dahil madaling makuha. Basta naka-goal ka. Kapag ikaw seryoso ka, naka-goal ka. At naturuan ka. Mahilig ka magpaturo. Yung may attitude ka. Yes, apply. Yes, mentor. Yes, pag tinext ka kasi mahirap eh. No? Minsan nakakalungkot eh. No? Pinipilit mo pa yung taong umatin eh. Bakit ganun? Dapat hindi na ito pinipilit. Naka-goal kayo, mag-focus ka, seryosohin mo. Ikaw kasi may kilala, hindi naman yung mentor mo. Yung goal setting na tinatawag, nagiging madali siya kapag mabilis ka mag-apply. Kaya ano gagawin mo bilis na mag-apply? Mamaya tuloy-tuloy na ito. Ipa-plancha ko na ito sa isipan mo. Kaya pala, mapapaganong ka. Okay, kaya yan. Mapapaganong ka. Tandaan mo. Tandaan mo to, mas mahirap ang ginagawa mo kung nagtatrabaho ka. Mas mahirap ginagawa mo. Nakakapagod. Walang pag-asa. Dito may pag-asa. Kasi pag nakakuha ka ng 10 sa silver, hindi man mag-active lahat, 4 lang mag-active. Pag yan, nagtuloy-tuloy. Imaginin mo to, ha? Yung 10 na napasali mo, naka-give me 5 ka 2 beses, hindi seryoso. 4 lang ang sumeryoso. Pag yan, nagtuloy-tuloy. Imagine mo yung dalawa dito. Yan, naturuan mo yan, sinamahan mo. Tapos ikaw gumi-give me 5 ka ulit. Goal mo ulit mag-give me 5. Pero tinutulungan mo na yung 4. Hindi ka mawawala ng pera sa bulsa. Yan ang networking. Eh, yung iba kasi, hindi seryoso. Basta pag sumalim, wala na siyang pakialam. Kaya tayo, total, ako gusto ko rin matuto dito sa mga sinasabi ko. Unawain natin yung ganitong klase ng trading. Kapag tayo ay nag-goal, kailangan ma-hit. Always hit the mark. Lahat ng bagay may goal. Okay? Sa labas, di ba? Kayo, kung lalaki kayo, nagba-basketball kayo. No? Pag hawak mo yung bola, ano ba goal mo? Hindi ma-shoot? Sagutin mo ko. Kahit babae ka, alam mo yung basketball eh. Hawak mo yung bola. Ano intention mo? Ano intention mo? Hawakan lang? Sige, ikaw na lang. Ganun ka ba? Di ba pag nakakita ka ng ring, ang goal mo ay ma-shoot. Tama ba? Very simple. Shoot mo. Tong, yung limang tao na itong give me pat, shoot mo. Yun ang ibig ko sabihin. Ano tawag dito sa larong to? Yung may board na gano'n yung bilog. Dart. Di ba? Dart. Di ba may goal, may cherry? May cherry, no? Pag
ewan ko kung nakahawak na kayo ng dart, na pin na dart, yung metalim, tapos dito parang may buntot ng kalapati ba yun, parang ganun, no? Nakakapanood kayo ng dart na game. Yung dart, di ba, may cherry, yung nasa gitna yung kulay pula. Tama, no? Ini-spin nyo. Ano mo ito, ibabato mo, eh, no? So, i-goal mong matamaan yung cherry. Pero may scoring board yun, yung mag-score ka doon. Pero tayo, pag unang hawak, gusto mo tamaan ang tamaan yun. Kaya ikaw, mag-goal ka, na kapag ginawa mo tong business na to, dapat tamaan mo. Hindi mahirap sa isang buwan ng sampu. Magiging mahirap to kapag ayaw mo talagang gawin. Ang isang bagay na ayaw mong gawin, hindi talaga mangyayari. Ayaw mo gawin. Okay. So, very simple. Dapat i-shoot mo. May cherry, di ba? Pag ikaw ba may hawak na gano'n, ini-spin mo kung kanina sa mga negative. Naghahanap ka ba negative? Ikaw negative ka, ay mo sumali. Ha? Hindi. May board talaga. May board. Sa business natin, pag seryoso ka, dapat may goal ka. Yan ang goal setting. Pag ikaw beginner, kahit sabihin mo 6 months ka na, ngayon pa lang ang day 1 mo kasi nga hindi mo nagagawa ng tama. O sabihin na natin, nagka-error ka na, marami ka na naging error. Okay na, ngayon at least narinig mo ngayon, dapat pala ganun. Kaya dito, pag may sumasali sa akin, kumikita agad. Nakaka-direct sila agad, nakaka-give me 5, nakaka-just for you. Tama? Marami na akong napasali. Marami na akong napasali, pero iilan lang yung gumo-goal setting. Eh kasi nga, hindi malalim, hindi seryoso. Marami na rin akong kasama. Sa simula lang. Pero ngayon, hindi na ginagawa. Nakakalimutan niya na dapat may goal setting siya habang ginagawa yung business. Okay ba tayo doon? So number one, dapat goal setting. Kung ikaw ay silver at gold, binigyan kita ng idea. Imagine, very simple, 8-10 tao lang ang pinag-uusapan doon sa dalawang package na yun. Okay? Okay? Para magkapera ka talaga. Very simple. Ang goal setting, very effective. Very effective. Huwag na tayong mag-ano. Until now ako, ganun pa rin ginagawa ko. Nag-goal ako maka, just for you. Kaya lang yun nga, eh, pag na-tsempohan ko, napakasipag nung nakukuha ko, eh wala akong choice. Kaya siguro nakikita niyo yung mind day ng inyong mentor, talagang tambak ang aming kausap kasi tinutulungan mo nga. Dahil nga ang goal ko, hindi yung sarili ko. Ang goal ko, kumita yung nagtiwala sa akin. Medyo magkaiba yun. Eh paano na ikaw? Simpleng goal lang, hindi mo pa magawa. Kailangan itetext ka pa para umattend ka lang ng training. Dapat hindi ganun. Magmula ngayon, magkakaroon ka na ng goal. Kasi ang pag-IAM worldwide, huwag kang nag-IAM worldwide nang wala kang goal. Klaro ba yun? Hindi. Gusto ko lang mag-response kayo. Tama, mali. Bago tayo tumuloy. Kasi ayokong patagalin. Very simple eh. Alam nyo, ang dali eh. Hindi ka lang lumalapit sa mentor mo. Tapos ayaw mong tanggapin sa sarili mo na may kulang ka. Ano ba yung may kulang ka? O baka may ginagawa kang hindi tama. Ang tawag doon, mali din. Hindi ako magpapaligoy-ligoy kasi very important na tuwing may sasali, dapat kumikita. Kawawa naman. Okay, ha? Sakto, ha? March 12, dapat sa April 12. Okay, ha? Listen to this. Tayo, G. Jones. Tayo naman, may awarding. Cut-off natin, 15. I-hit mo yun. Para top earner ka na rin ng ating grupo. Okay? At makinig kayo, ulitin ko, last, at makinig kayo sa inyong mentor. Kasi ang mentor nyo nakikinig sa akin eh. Tapos di ka makikinig sa mentor mo. Mali. Mali yun. Alisin natin yung ganung ugali. Hindi yun makakatulong sa'yo. Di, ilang tulog na lang, 1 million na rin ang inyong mentor. Pero paano siya mag-uha 1 million? Gusto nyo, iwan niya kayo? Eh, kung bilisan mo, tulungan ka. Siyempre, alam ba ako, downline ako ni Stallion. Papaguring ko yan. Papaguring ko yan. Mentor, ang dami natin kakausapin. Mens, saan ka? Mens, pwede ka ba sa akin? Mens, pwede ba ano? Mens, gusto kong tamahin just for you. Mens, alam mo yun, guys? Very simple. Baka lang, hindi ka tumetext. O baka hindi ka umaattend ng Zoom na IBP, yung presentation. O baka pag Monday, hindi ka rin umaattend ng Gideon's training, kaya hindi ka natututo. Bakit mayroon tayong top 10? Very simple, nag-goal eh.
para maka-top 10 ka, at least, di ba, may 25K ka. Grabe, oh, top 1 natin, 130 plus. Nagigets niyo ako, guys? Kasi gumol. Effective pala gamitin yung salitang goal. Kasi nga, kaya tayo may top 10 na ganyan para tayong masabing may mover tayo, meron tayong mover maker o rank up. Kasi nga, naggo-goal. Tapos ikaw, gagawin mo yung business, wala kang goal. Mali. Ngayon pa lang ma-realize mo na baka may kulang ka o hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, baka may mali. Kasi nung sumali ka, baka hindi ka kagad nakinig, hindi ka kagad nagbigay ng oras. Ito na yung panahon, okay? Ang day one mo, tomorrow pa lang. Dahil pagkatapos nito, PM mo na kagad si mentor. Mentor, ganun pala eh. O, di, ano mo na. Pero pag sinabihan ka, di ba, tinuro ko na sa iyo yan. Yun nga, magpaturo ka uli. Aminin mo sa sarili mo na may pagkukulang ka din. Walang kasalanan mentor mo kasi mentor mo kumikita eh. Tama mali. Tama mali. Sagot kayo. Gusto ko sumagot kayo. Kumikita ang mentor nyo. Very simple ang negosyo natin. Very simple. Makinig kayo sa inyong mentor. Pagka tayo may ugali na hindi na tayo marunong makinig, diretso ako na sasabihin sa inyo. Hindi ka pa nagsisimula, katapusan na ng karir mo. Totoo yan. Totoo yan. Isang medyo makabuluhang ano yan, pag-network dito sa IAM. Eh, huwag tayong maghanap na masisisi. Pangit. Yung goal mo, pag-usapan natin. Kaya nagbigay lang ako ng dalawang goal at tatlo, yung summer, dahil may give me 5 just for you, ihit mo. 1 month, palis. Kung na-break mo yon, mas naging 15 na pasali mo, wow. Palakpakan kita. Okay? Hanapin kita. Sasabihin ko kay Mentor Yobi. Yob, paano na to? Pagsalitain na natin. Halimaw pala to eh. O, di ba? Mas maganda yung ganon. Peace. Grabe to. Pagsalitain natin yan, naka-15 siya isang buwan. Meron ako naturuan ng IM5. Nako, nasa top siya ngayon. Nasa top siya ngayon. Matindi top na ito ngayon. Grabe to. Ayoko na lang i-mention. Pero wala dito sa grupo. Pero nasa top siya ngayon. Baka mag-top 2 to. Grabe. Kasi alam mo kung bakit? Nag-goal setting. Nung nakausap ko siya, alam mo sabi niya sa akin, buti na lang nakausap kita, sir. Kasi pa-quit na ako. Sabi ko, baka wala kang goal. Yun na nga, nabanggit ko. Ganun pala yun. Hindi, narinig mo na yan. Nakalimutan mo lang i-apply. Eh ngayon, in-apply niya. Boom. Ibang klase, resulta. Basta, guys, itong training na to, hindi to hula-hula. Effective to. Okay? Magmula ngayon, ilista mo yan. Effective pala yan. Pag may tao ka na, may maituturo ka na. Tuwing may sasali sa'yo, ulitin ko, tuwing may sasali sa'yo, ine-explain mo, usap kayo, one-on-one, na ginugol mo siya na kumita sa Give Me 5 kung nakuha mo na yung Give Me 5 mo. Alright? Andiyan naman ang mentor nyo. May training naman. Mag-attend natin kayo. Okay ba yun? So, ang goal mo, kumita sa Give Me 5 sa Just For You. Okay? Tapos, i-goal mo yung swimming para next month, masaya pamilya mo. Okay? Number 2. Ayan ha. Yung number 1, very simple goal lang yun. Purahin ko lang to. Saan yung eraser ko? Nakakatawa yun. Alam mo yung business natin na to. Ito yung business na... Ito kami, family business na namin to. Sinagawa na rin ng mga anak ko. Sila taga-repack ko eh. Number 2. Ano yung number 2 natin? Siyempre, medyo narinig mo na to. Alam ko naman. Pwede mo kuunahan. De joke lang. Number 2, kailangan natin may tinatawag na pabaliktad na rin to. Sulat ko to. Dapat pala, number 2, is meron tayong tinatawag na ito, pag di mo to nagawa, hindi ka seryoso. Dapat meron ka nito. Kasi hindi kaya to ng cellphone mo. Number 2, dapat meron kang prospect list. Eh, negosyong matino ito. Malaki ang kita to.
minsan, kung bakit minsan lagi kong ini-input sa isip mo yung seryoso to, malaking negosyo to. Kasi yung iba, pag naturuan ng ganito. Kaya, alam mo, nalulungkot lang ako sa iba. Maturuan mo, tapos hindi i-apply. Bandang huli. May mga taong ganun. Sana hindi ikaw, ha. Yung sadya matitigas ang ulo. Pinag-uusapan lang natin para magka-idea ka kasi baka magkaroon ka ng mga tao o magkaka-downline ka. Kaya simulan mo sa sarili mo na huwag matigas ang ulo. Para huwag kang magkaroon ng downline na matigas ang ulo. Pag sinabi natin prospect list, ikaw mismo may prospect list, may papakita ka. Halimbawa ako, nagtuturo ako, ayan. Kasi nyo makita yung prospect list ko, kaya lang makakilala mo. Importante ba yung prospect list? Yes, importante. Marami kong prospect ngayon. So, ayan. Ano nakalagay? Sulat nyo nga. Yan. Ano nakasulat? Type nyo. Oh, nakikita nyo ba? Yan. So, ibig sabihin, pandemic prospect, marami pala. No? Meron pa dito sa kabilang side. Ito pa, oh. So, dalawa yung papel ko. So, ako mismo tinuturo ko sa inyo. Importante to. Tinuturo ko sa inyo, pinapakita ko kasi meron ako. Pandemic prospect tong mga to. Kaya ako to tinuturo sa inyo. Pakinggan nyo ako ulit. Hindi kasi pwedeng kwento lang. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Kung ikaw friend kita sa FB, nakikita mo yung My Day ko. Nakikita mo, iba pa yun ha. Iba kasi yung may prospect list ka. Mamaya tuturo ko sa inyo to paano paggawa ng prospect list. Pag-usapan lang muna natin. Gano'n ba ka-importante may prospect list? Eh, naku po, nakakalungkot. Wag mo, sabi ko nga, wag mong gawin yung IAM kung hindi ka seryoso. Tapos, i-insist mo lang sa isip mo. Hindi, kabisado ko na yan. Nandiyan lang naman sila sa Facebook lahat. No, mali ka dyan. Ako, may mga nakalista ako dito. Hindi ko sila friend sa FB kasi meron na akong kakilala. Hindi, nag-FB. At malupit, hindi ko pa siya alam kung ano pangalan niya sa FB. Minsan kasi may mga tao, baligtad ang pangalan, ibang pangalan, pangalan ng anak niya. Di ba? Ganun eh, no? So kung makikita mo yan, may mga nakabura na, yan yung mga pumiin na. Ayan, no? Mga nabura-bura na, pag nabubura na, may pay-in na. Pay-in na siya. Kasi ganito eh, kapag hindi ka naggagawa ng list, mapapagod ka kakaisip sino kakausapin mo bukas. Ang paggawa ng list, ganito. Okay? Kasi ayoko ituro sa inyo eh. Ito yung number two ah. Hindi kasi pwede turo-turo, tapos hindi natin gagawin. Ako, ginagawa ko yung tinuturo ko. Importante yun eh. Kaya tayo, pag nagtuturo, so may tinatawag tayong prospect list. So, ayan no. So, sulat ko ha. Ano to? Ito yung M. Ito yung A. Ito yung N. So, M-A-N, meaning man. Ito yung may mga money. Sulat mo na dyan. Sulat mo na dyan lahat ng pangalan. Sulat mo lahat dyan ng pangalan. Sulat mo lahat dyan. Kahit 1 to 40 yan o 1 to 30. Magmula ngayon, gawin mo na yan. 1 to 30. Tapos dito sulat mo yung mga authority. Yung mga manager, yung mga bisor, yung mga magagaling authority, yung mga bully sa barkadahan, yung sa trabaho mo. Sulat mo siya. Kasi authority siya. Ikaw nga, nabubully ka niya eh, no? So, ibig sabihin, authority siya. Hindi ka napipikon. Pero may galing yun, 1 to 30 rin. Sulat mo naman dito yung may mga needs. Yung mga kaibigan mo na walang pera, pero kailangan ng gamot natin o ng barley natin, sulat mo. 1 to 40. Maraming tayong kakilala na walang pera. So, yung M for money. Ibig sabihin, man, may pera. Yung A, authority. Yung N, sulat mo lang 1 to 40, may needs. Hindi porque kala mo negative sila. Okay? M is for may money na. Alright? Alam nyo guys, basic tong tinuturo ko sa inyo na hindi kayo dapat malito. Kaya lang, kapag hindi mo ginawa, eh wag mo sisisihin mentor mo, ha? Na baka hindi ka, kasi lahat kami may prospect list. Importante yan, kasi bakit hindi kakayanin ng isip mo lang? Diyan mo makikita yung seryoso, yung gumagawa. Kasi kami nga may listahan. Dami nga, no? M. Ito na yung may mga M. Yung may mga pera. Ito yung authority ko. Ito yung mga... Naku po.
yung mga nangangailangan din. Bakit natin kailangan magturo ng ganito? Kasi pag ikaw may tao ka na, ito rin yung ituturo mo. Hindi laging mentor, saan ka mentor? Pwede ba natin pag-usapan yung ano? Puro ka mentor, hindi pwede. Tandaan mo, hindi mo lang to business. Ang business ng iyong mentor ay maturuan ka para kumita ka. Pero syempre, sa simula, papaturo ka dapat. Willing ka magpaturo. Okay? Kasi magiging matagal. Paano yung prospect list? Eh, susulat mo lang naman mamaya yan. Kasi bakit? Kahit may cellphone ka, pag nawala cellphone mo, wala ka ng prospect. Kasi mayroon tayong mga list na nandyan. Ngayon, kahit i-scroll mo yan ganyan. Wala naman Facebook yung iba dyan. So iba pa rin yung may prospect ka na. Lalo na mayayaman, sobrang mayayaman na kakilala mo dyan. Minsan di mahilig sa Facebook yung mga yan. No? Pero may sakit yan. O kaya may sakit yung anak niya, may sakit yung magulang niya, o mother, father niya, may sakit. Eh, isulat mo. Sulat mo lang ng sulat. Natututo ba kayo? Dalawa pa lang topic natin, prospect list. Pwede ko bang malaman? Can you please type one? Type 1 lang kung natututo ba kayo. Yan. Type 1 lang. Okay, salamat sa mga nagta-type at interesado matuto talaga. Salamat sa inyo. Kung natututo pala kayo, gawin mo na. Walang sikreto eh. Walang sikreto sa negosyong to. Sa IAM Worldwide para kumita ka, sundin mo yung lahat ng training at ang apply mo o mentor mo, sundin mo lang sila. Kasi alam nyo guys, nagiging mahirap ang isang negosyo kapag tayo mismo, ayaw natin sumunod. Wala namang mahirap dito. Nahihiya ka pang gawin ng negosyo. What? Kanahiya. Mas mahiya ka yung nakagraduate ka. Pero maliit sweldo mo. Kasi dito, kaya mo kumita ng 100,000 linggo-linggo. Bakit ka mahihiya? Big time ang ganitong business. Na, marami nga sa labas, di ba, gumraduate, pero ang sweldo, 20, wala pa. May diploma yon. Sweldo, 20, 30. Pero tapos ito, di kasi seryoso. Pinagagawa lang naman sa'yo, prospect list. Anyways, importanteng may prospect list ka. Ikaw din ang makakaalam niya kung tama o mali yung sinasabi ko sa iyo. Kaya magtataka ka, pwede ka nang kumita, pwedeng hindi ka uli kumita habang hindi mo ito ginagawa. Kasi kaya natin iniinsist yan, walang mentor na ayaw kumita ang kanyang kagrupo o team o downline. Alright? So pag nagawa mo na yan, may prospect list ka na, mamaya tatawagan mo, mentor, nagawa ko na yung ano, prospect list, nakaisip ako ng 25 katao dito sa may pera. Yung pala yung ganun lang paggawa. Tatawagan mo, mentor mo. Baka pwede natin kausapin. Ganun. Ayan na yan. Pwedeng maipasok sa IBP. Tandaan mo, ang goal mo, kumita. Okay? Number 3, hindi kailangan matagal eh. Pero ano tayo dito, magra-wrap up ulit tayo dito. Ganun talaga itong training na to. Number 3, ang ating grupo may tinatawag na how to sulat ko muna. How to invite easily. Hindi ko alam kung tama kasi pabaliktad. May tinatawag tayong pangatlo. How to invite. Tama ba? Okay, tama ba? Yes, ayan. Salamat sa mga nagsusulat. Ha. How to invite easily. Dali-dali mag-invite. Oh, ito na yung mga naging problema mo kung bakit di ka maka-invite. Kasi baka kung ano-ano pinagsasasabi mo. May way of invitation. Minsan kasi nakakalungkot. May turo na ganito, paano invite? Ang i-invite mo doon sa tao, nag-iiba. Kung bakit ko sinabing how to invite easily, meron kaming technique na ituturo ko na rin ngayon na verbally dito lang sa Zoom na sa ano natin training. Pero i-take down note mo, baka malay mo may kapulutan ka ng aral. Kasi alam mo, hindi naman kami magaling. Siguro dahil natutunan namin yung ganitong klase ng training, nagiging magaan. O, sample lang kita. Ikaw nagninegosyo ka. Ang negosyo seryoso. Ako dati hindi ko to alam tong idea na to. Hindi ko alam tong idea na to. How? Ginagamit ko ngayon yung Facebook ko.
Iba pa to, ha? Iba pa to para ma-invite ko sila kasi kilala na ako nitong mga to na as a networker. Ginagamit ko ngayon si My Day ko. Kung napapansin nyo, may post ako ng 5 hanggang 8 lang. 3 nga lang minsan. Eh. Pinakamaraming ano kanya, sagad na yung 10. Yung post ko. Yung My Day or My Story, nagigets nyo ko. Doon, makikita mo, ang nagla-like sa akin, pakinggan nyo ko ha, kasi nag-post ako ng barley, nag-post ako ng pay-in, nag-post ako talaga ng pera. Pinost ko yung kotse ko. Bakit ako mahihiya? Eh, yun ang way of invitation. Nagiging madali nga eh. Kasi tandaan nyo to ha, meron tayong kasabihan ngayon. Online ngayon ang pinakamagandang negosyo. Tama ba? Ulitin ko. Online ang pinakamagandang negosyo. Sabi-sabi. Totoo naman, nangyayari. Bakit? Jollibee nga nagsara, Starbucks nagsara. Huwag mong kontrahin tong training na to. Kasi alam mo kung bakit? Malalaking negosyo nagsara. Yung sa atin ba nagsara? Hindi. So, medyo seryosoin mo to. Ang daming nawala ng trabaho. So, ganito siya. Papasok yung way of invitation. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Sa My Story pa lang, makikita mo. Kung ikaw seryoso ka sa business na to, bakit di mo i-post yung product? Bakit hindi mo i-post na may kinakausap ka sa negosyo? Kasi kung pag seryoso ka, hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya ang gawin. Bakit ko pinopost yung mga pay-in, yung mga pag-aasikaso? Kami nila Lyobi, nagkikita kami niya sa office. May mga ilang downline din siya na talagang nakakasama namin na nandun sa office na nagtatransact. Tapos picture-picture, bakit? Ba't ako mahihiya? Hindi mo ba alam nagiging madali na kapag pinost ko yun, eh may mga tao talaga magsasalita eh. Something good, something bad. Pwede, ganun. Ganun sila. May taong ganun. Eh anong pakila mo naman dun? Ang importante, ikaw nagninegosyo ka. Ginagamit mo yung online. Lahat tayo may Facebook. May cellphone. Lahat tayo. Ang tanong, kumikita ka ba sa Facebook mo? Kasi baka mamaya, may Facebook ka nga kung ano-ano pinopost mo dyan. Ayan na. Bakit? Popost mo dyan kung ano-ano. May hawak ang pusa. Nakikipagharutan ka kung saan-saan dyan. Magpopost ka ng ulam. Magpopost ka ng hindi mo naman sariling kotse. Na wala ka man lang coat doon o sinabi mo na pangarap mo to. Popost mo kung saan yung may mga nag-aaway. Merong sunog. Alam mo yun? Lahat pinopost mo. Hindi naman regarding sa negosyo mo or sa hindi ka magbe-benefit. Yun yung Facebook. Ang Facebook, may pera sa Facebook. Ngayon, yung easily, yung way of invitation na easily, iba pa tong isa-isa, ang Facebook, may pakinabang, gandahan mo ang post mo. Paano ma-attract yung tao? Uulitin ko po ah. Nagiging madali, kaya may salitang how to invite easily. Mag-post ka ng maganda, ang balik sa'yo maganda. Wala lang, simple lang, may caption lang. Hataw ako, grabe ang IAM Worldwide. Product, barley, umiinom ako ng barley. Meron akong hawak na, alam mo yun, ba't ako mahihiya? Kapag hindi mo ginagawa itong mga bagay na to, at puro hindi naman concern dito yung business na, yung mga post mo, di ba? May nag-aaway na aso, kinunan mo agad. Diba? May nahuling ano, nagda-drive. Diba? Nagbibisikleta. May ulam, kinunan mo, post ka ng post. Magbe-benefit ka ba ng kita ron? Kailan ko lang natutunan yung My Story. Ngayon, kumikita na ako sa My Story. O, ayan. Binigyan na kita ng idea. Nagiging madali. Ang daming like. Isang post ko pa lang maabot 429, may 501 pa nga ako eh. Yung ni-like lang nila kasi maganda yung caption. Pagtingin ko ngayon, i-scroll ko 'yan eh. Sample lang ko na kayo total live. Sige, yung online ko pa tong isa. Para nagiging ano ah, kasi pinahihirapan mo yung negosyo eh. Ito, pakita ko na lang sa iyo, mag-online na rin ako. Tingnan natin sa sarili kong Facebook, ayan ah. Ganito lang. Para mas nagiging easy sa iyo yung pagtuturo kasi ikaw baka hindi mo napapakinabangan ang Facebook mo. Time na para pakinabangan mo. For example, ito nag-post ako ha. Sample lang kita. My Story. Oh. International Mentoring Day.
Makikita mo dyan, ilan? Ilan? Ayan, dami nagpupuso-puso, di ba? So, nakita mo. So, ibig sabihin, ulit, tambak ako ha. 129. Mababaw yan. Ayan, ang dami pumapasok na mga ano. So, pangalawa, kung makikita mo to 86. Ito, itong training na pinag-uusapan natin ngayon. O, yan. O, rapid tool po, birthday. Yung meaning, ayan, choose your heart. Bukas yan, kapopost ko lang nito kanina. Bukas yan, 400 na yan. Pero 30 plus pa lang. Kapopost ko lang to bago ako magsalita. Pero 35 na agad. Choose your heart. Ano yun? Yung pera. May pera. Alam niya, very simple, guys. Gamitin natin ang tama yung Facebook natin. Nagiging mahirap. Ngayon, paano mo siya ma-invite dyan? Ayan na. I-PPM mo ngayon siya. Oh, kamusta ka na? Medyo kamustahin mo. Kasi banat ka ng banat. Makababa, oh, hindi ka pa rin sasali sa akin. Grabe na kami. Grabe. Baka kung ano pinagsasabi mo dyan. Puro grabe, pero wala ka pang kita. Yung totoo, sabihin mo, kamusta na mama mo? Okay, ha? Bigyan ko kayo idea. Minsan tayo, yung atake natin, pakinggan nyo ko, ha? Napaka-sensitive ng Facebook. Pagka kainga-inga nyo ang post mo, marami magla-like. Marami. Makikita mo pupusuan yan. At yan, PPM ka lang. Tamad ka ba mag-PM? Sa ibang bagay nga, nag-PPM ka sa chismis eh. Dito sa negosyo mo, hindi mo gawin ng tama. I-PM mo yung mga nagla-like. O iba pa yung wall post mo. Nag-wall post ka, ganda mo mga products, mga model natin. May transaction ka, may kausap ka, may pay-in ka. I-post mo, lagyan mo ng simpleng caption. Grabe ka, Lord. Hindi mo ko pinababayaan. Apakaswerte namin, nasa IM kami. Grabe ang bonus dito. Ibang klase talaga IM, buti na lang nakita kita. Di ang gaganda pakinggan, di ba? Tapos ikaw, ipopost mo kung ano-ano. Kaya magtataka ka, konti lang like. Ako talaga, 300. Ang tagal ko nang nagne-networking. Na dapat, hindi na. Kasi kilala na nila ako. Ay, si Drexx, re-recruitin na naman tayo niya. Ganun eh. Ikaw, bago ka pa lang. Pero kung baka mamaya, kung ano-ano pinopost mo. Tama ba? May nakuryente dyan sa labas nyo. Ipopost mo. hindi kakikita dun. Tama ba? So kung ako sa iyo, gawin mong mas madali yung negosyo. May tinatawag tayo na yung madali, huwag mo nang pahirapan. Pero yung thinking mo na mahirap, gawin mong madali. Kasi minsan sa pag-iisip lang yun. O sige, sumali ka na rin lang sa IAM. Halimbawa, hindi ka na nag-IAM worldwide. Sure ako magpo-post ka pa rin sa Facebook. Tanong, may kita? Wala. Ito yun ang masakit. Bakit? Tingnan nyo ha, bigyan ko kayo idea. Ang my day, napakalaking bagay. Yung wall nyo, ako po, ingatan nyo. Napaka-importante yan. Bakit? Maraming nakakakita sa post nyo. Na kapag hindi ka inga-inga nyo yung mga post nyo, lalo kang mawawala ng market. Dapat medyo nagliliwanag sa isip nila, grabe nangyayari kay ganito. Grabe, totoo nga yung product nila. Dami niyang pera. Ako nga, kakapost ko, pakinggan yung kapopost ko ng mga pay-in na maraming pera. Pinipm ako. Pautang. Pero alam ko naman kung sino yung mga ganun tao. Ang hinahanap ko lang doon, ipipm ko lang, kakamustahin ko muna yung nanay. O kamusta man nanay mo? O kamusta ba kayo dyan? Ingat-ingat kayo. Alam niyo, huwag na kayo naglalalabas. Alam mo yun, nandun ka muna sa ganong simpleng mga text sa kanya. Tapos, magtatanong na yan eh. Bakit? Nakaka-curious yung mga post mo eh. Sasabihin niyo, grabe no, totoo ba yung barley niyo? Talaga, nasa inyo na pala si Rapi Tulbo, saka si Isko Moreno. So, doon na, nagko-connect na. Nakakapasok ka na ngayon. So, nagiging madali, kaya nga easy. Ngayon, bakit hindi nagiging easy sa'yo? Ako magtatanong, i-check mo yung post mo. I-check mo, ano laman ang my story mo? Nagne-negosyo ka ba? Sabi mo, seryoso ka? Ano ba yung mga pinopost mo? Alam mo ha, bago tayo lumipat-lipat ng topic o ng style ng way of invitation, hihinto ako ng 10 seconds. May tanong ako sa'yo. Kamusta yung mga post mo sa my story mo o sa wall mo
nakaka-inganyo ba? Yun lang tanong ko. Kasi nagne-negosyo tayo. Isipin mo lang, makakatulong ba sa iyo yung mga post mo? Kasi pag ikaw negosyante ka, never ka dapat makapag-input ng kanegatiban sa wall mo. Tandaan nyo yan. Ako bilang mentor, sinasabi ko yan. Ako ingat na ingat din ako. Oo, minsan ang hirap din mag-post. Minsan nabibigla ka, pero ako tinitingnan ko muna. Mamaya na, baka hindi ano to, hindi effective. Alam mo ba mula nung nag-pandemic, hindi ako onliner. Lahat tayo hindi onliner. Pero ginamit ko, sabi ko, kailangan ko mag-adapt. Nag-adjust ako na para mas maging madali. To tell you honestly, ilan na lang kami natira nung unang nagsisimula kami ng offline days. Pero dahil pandemic, walang alam. Nag-start na lang kami, July. Alam ni la IBM, nila Liobi, nila mentor. Pero dahil ando pa yung pakikinig nila, sige, ang goal natin, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito. O ngayon, 80 na naman ang active. Iba pa yung may mga trabaho na hindi talaga makapasok sa oras ng training. Pero a total of 121. Bakit dumadami? Kasi nga ginagawa mo siya ng tama. Ako bilang mentor, gusto ko gawin mong tama yung negosyo mo. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi tayo onliner. Ngayon, tanggapin mo ng online na kami ng business. Sayang naman, nag-IAM ka lang. Nag-IAM ka lang ba? Baliw-baliwan? Ngayon, para hindi ka mahirapan sa invitation mo, simulan mo ng tama ang paggamit ng Facebook. Okay ba yun? Isa na lang yan. Kasi nga online. Okay. Number one. Number two. Dito naman sa may mga money. Sa may mga money, naisulat mo na yung prospect list mo. Tawagan mo mentor mo. Mentor, may 25 akong sobrang may pera naman. O halimbawa, ito lang, sample lang, magbabanggit ako pangalan. Joseph. Joseph Bueno. Ano ang hilig nito? Ang hilig nito, yun ang dapat niyang marinig sa unang kwentuhan namin. Hindi kagad pasok. Uy, pare, baka may 16-8 ka dyan. Baka kasi ganun kagad ang banat mo. Pagka ganun ka ng ganun, lalong hindi yan lalapit sa'yo. Pero kung ano mo dyan, alimbawa niya, ang hilig niya, basketball. Bro, medyo GCQ ngayon, kita naman tayo, gusto mo maglaro? Yun ang topic. Nakaka-relate ka ba? Parinig mo yung gusto niyang marinig. Pagkaharap mo na, may hawak na kayong bola, naglalaro na kayo, sabi mo, pare, may iba ako, kamusta mother mo? O talaga, o kamusta trabaho mo? Yun yung form, yung family, yung occupation, yung recreation. Kung alam nyo na yun, ha, tanong nyo yun sa mentor nyo. Then leave the message. Yun yung form, F for family. Doon ka kumukonek, pamilya muna. Napaka-effective noon. Kasi ang pangit eh, umi-enterada ka agad, pera-pera, negosyo. Kaya misal, wala nagre-reply sa'yo. Yan, sabi mo, tama mali. Sagot muna kayo bago ko magtuloy. Ang enterada nyo, minsan, yung product na agad, eh ngayon mo nga lang kayo magkakausap eh. Sige lang, apply lang, ano na lang, aminin lang natin. Kasi ito may matututunan kayo, ako kahit ako yung nagsasalita, may natututunan. Hindi ako perfect, sumasablay din ako. Pero sa sobrang excited nga natin, namamali tayo. Importante na mag-ingat tayo. Para lang alam nyo na hindi lang ako yung may idea. Ibig sabihin, nagkukwentuhan pa lang tayo. Tama? Tama na agad yun nasa isip mo at nangyayari. Okay? So guys, very simple. Huwag natin pahirapan ang business. Parinig natin sa ating mga prospect. May prospect list nga tayo. Ang hilig basketball, yun muna ay parinig mo. Huwag kagad banat ng banat. Gusto mo, pare, alam mo, gusto mo lumakas ka, gumaling ka sa pagshoot mo. Dumating ka dito sa bahay ko, may court ako dito eh. Paliliguan kita ng barley, pare. Hindi pwede. Kwentuhan, pag nagkaharapan na kayo, kwentuhan. Medyo dapat isipin mo, makarinig siya ng concern ka sa kanya. Hindi yung parang, pare, kamusta nanay mo? Pare, ang lakas ng barley namin. Eh, ayaw pa naman ng tao na binibenta siya. Pero pag naintindihan niya na benefits ng ano natin, ng product natin, matik na. Iba pa yung nagpo-post ka sa My Day. Pangatlo, o ito, sasabihin na itong si Enrico. Sasabihin ni Enrico Larry. Sasabihin ni Enrico Larry, yung prospect ko. Sabihin niya, bro, kamusta na? Uy, kamusta na yung kotse mo? Diba ba, usapang kotse. Oo nga, eh, misa nga kita tayo, parang ang ganda ng mags mo. Ah. Paritaan ka naman dito sa bahay.
total, magkalapit lang naman tayo. Pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Yung mga something gano'n, ha, kapag pwedeng offline. At kung hindi ka tamad. Kasi kung kaya mo nang puntahan, bakit hindi mo pa pupuntahan? Prospect nga eh. Nagiging madali, kaya may salitang how to invite easily. Ini-input mo sa isipan ng tao, hindi ka agad eksaktong negosyo. Nagbibigay, nag-feed ka muna sa kanya, nagbibigay ka ng news, o talagang ina-update mo siya sa mga nangyayari, kinakamusta mo pamilya niya, para magkaroon kayo ng connect. Na kapag nag-connect na kayo, kahit through Messenger, through Zoom, at least nagkukwentuhan muna. Invest muna ng konti lang. Ano ba naman yun? Hanggang pangatlong araw na yan, nakikita niya na yung my day mo. Alam mo, may taong sadyang mabilis eh. Pare, ang ingay-ingay ng Barley ah. Pare, talaga magsa inyo si Tulpo. Pare, magkano ba yan? Hindi ba yan mahal? Nagkakaroon na kayo ng connect. Nagiging madali, ikaw hanap ka ng hanap, kaya ka naging maraming mali, kasi mali agad yung unang enterada mo. Ano yun? Pare, gusto mo bang pera? May mga tao, aminin na natin, sadyang gusto talaga pera. Pag gusto, halimbawa, mayroon akong papanggiting pangalan kita pero hindi nyo naman kilala. Halimbawa, itong kaibigan ko si Jet Tagle. Jed Tagle. Na kaibigan ko, eh mukhang pera. Oh, pare. Alam naman natin, pagkakakitaan to. Siyempre, pera gusto eh. Pre, usap tayo, pera to. Pwede ba tayong mag-zoom? O kaya, magkita na lang tayo. Malapit ka lang naman sa akin eh. Ano sasagot niya? May kilala ka na na-approach mo ng pera? Ayoko pera. Ayoko pera, ayoko. May ganon, may kilala kang ganon. Eh lalo na, mukhang pera. Binabanggit natin yung ganon kasi may kilala tayong ganyan. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero kapag ang tao na sabihan mo ng ganon, tatanggi? Hindi tatanggi. Kasi yun ang gusto niya marinig eh. Itaan lagi eh. May tao talaga ganyan na, negosyante naman siya. Pre, pwede ba tayo magkita? Sis, pwede ba tayo magkita? Sis, negosyante siyang babae. Pagkakaperahan to. Kasi ngayon na kagad, pwede yun. Pero hindi lahat ng tao yun ang gusto marinig. Tandaan nyo yan. Medyo iba yan. Kailangan marunong ka magsalita na, alam mo yun, doon ka muna sa tinuturo, yung form, yung F for family. Medyo kamustahan, kamusta anak mo, nanay mo. Doon, para makapasok ng makapasok. Iba pa yung pagpo-post mo ng my day mo. Meron ganun, pare. Pare, yan yung ano, dali mo, repost ka na. Eh, mukhang pera nga. Or talagang kailangan niya ng pera. Gusto niya ng pera. O, nakita niya ngayon may post ka. Pare, maganda ba talaga kitaan dyan? Pagkakataon mo na. Chance mo na, nagtanong mo. Minsan, wag natin ipilit na laging produkto, produkto, pera, pera. Hindi po ganun na negosyo po. Unless gustong kumita talaga niyan, eto na, dapat excited ka. Bibigyan ko na kayo ng tip, ha? Magiging madali. Dahil yun na nga, nakita yung my story mo, o legit na talagang siya, gusto niya kitaan. Okay? Dapat may excitement level ka sa dibdib mo, sa katawan mo. Hindi po pwedeng wala kang ka-excite sa katawan. O talaga? Dapat, hello, ganito pag-i-invite. Halimbawa, hindi excited. Baka hindi ko alam, ganito ka. Narinig mo na ba yung IAM? Alam mo yun, just for you? Gusto mo kumita? Ay, naku. Walang maniniwala sa'yo. Wala kang kalatoy-latoy. Dapat excited. Mukhang pera. Kailangan niya ng pera. Yung term na mukhang pera, sinasabi lang natin yun kasi nga lahat ng tao ay naghahanap ng pagkakakaya. Kaya nakilala mo siya na mahilig sa pera. Kaya natin nababanggit yung term na yun. Ito na. Eh, yun ang gusto niya marinig. Bro, busy ka naman yata. Napapansin ko, nakikita ko Facebook mo. Ha? Mukhang maganda, kita natin. Ikaw yung mentor. Loko-loko, ikaw nga nakikita ko my day mo. Mukhang iba na yung pagka-negosyo mo. Yung negosyante mong tao yata ngayon. Iba na eh. Kailangan siya, ma-curious siya, na siya yung mag-a-approach. Kaya huwag ka muna magmadali. Kwento-kwentuhan. Pag siya, binanggit niya na yung my day, nakikita ko my day mo. Ayun ba? Oo, sa amin si Rapi Tulpo, napapanood po ba? Eh, ang tao ngayon, addict manood ng Rapi Tulpo. Oo, pare, gustong-gusto niya yung barley namin. Nagsimula yan na pinainom lang ni Marotonia at nagustuhan niya. Eh, kasi yung sa amin lang. Ang dami kasing fake na barley, bro. Ang daming fake.
Pero yung sa amin talaga, oh, pure organic. Puro talaga. Napakasarap pag natikman mo. Pero wala na. Ito na lang ginagamit namin ng buong pamilya. Kasi ito na talaga sobrang maingay ngayon to. Kasi maganda sa katawan. Malakas ang pamilya namin ngayon. Kwento. Iwasan natin puro ano. May tao talaga gusto pera-pera na agad. May ganun talaga. Pwede mong gamitin yung mga tinuturo. Oh, may isa pang approach. Prospect mo talaga. Kaibigan mo. Tawagan mo. Minsan ikaw naman, load ka ng load para lang sa data mo. Mag-load ka rin pantawag kung load. Pre, may load ka ba? Sis, may load ka? Bakit? Meron ako importante yung sasabihin sa'yo. Uy, nako ha, baka ni-networking mo ako. Taranasan nyo na ba yun? Na-experience nyo na ba yun? Ano isasagot namin dun? O, ito na. Simple lang. Pag binabara kang ganun, huwag kang makipagtalo. Ako kasi hindi ako ganun. Ang approach ko lagi ganito. Bro, may iba ako. Hindi ka naman yata. Napapansin ko, busy ka eh. Pero mag-approach. Loko-loko ka. Drexx, ikaw nga busy. Para impose mo ng pera. Wala yun, pare. Sa ano ko yun? Sa bago ko negosyo. Wala na ako doon sa dati. Talaga, hindi, minsan nahihiya yung mag-approach na gusto niya rin. Okay? Pero kung talagang prospect mo yung tao, ganito ang atake. Pwede pa tayo mag-usap minsan. Uy, pare, wala kasi akong oras sa akin. Gaganunin ka agad, no? Kasi pwede silang mambara, no? Ito yung hindi mga mahilig sa negosyo. Pero siya, hindi. Kaya kita gusto makausap. Naaalala ko itong kapatid mo. Naaalala, nakita ko sipag eh. Ano ba number ng utol? Bakit pare? Ba't mo hiningi? Wala lang. Siya pakikitain ko. Huwag mo siyang ano. Pero siya prospect mo. Ang pinarinig mo, yung kapatid niya, ang prospect mo. Hindi, pare. Baka kung walang ginagawa yung utol mo, ano ba number? Parang nakikita ko masipag yun eh. Kasi hindi ano eh, hindi siya babagay kung tamad siya eh. Pero ang tamad yung kausap mo. Nagpaparinig ka ng simple. Okay? Parang napansin ko dyan sa utol mo, sipag-sipag pare. Worth it yan na kumita ng malaki. Kasi ayoko rin, ako ayoko rin naman yung maghanap ng ano eh, yung makakasama ko pero tamad. Nakaka-penetrate ka ng simple, pero it's either ibigay niya yung number ng kapatid niya. Alam mo, very potential kapatid mo. Pero kung siya yung naghahanap na talaga ng kitaan dahil medyo maganda yung attack mo sa pakikipag-usap, magagalit pa yun sa'yo. Kailangan matuto ka ng ganong approach, yung parang nare-reverse side mo siya. Paano yun? Hello? Oh, ganun lang ha, ganun. Hello? Eh, basta, ibigay mo lang sa akin yung ano. Kasi alam mo naman ako, kailangan mo ako masipag ako. Eh, ako naghahanap din akong kapwa masipag. Gusto kong payamanin. Joke-joke ka lang. Joke-joke. Alam mo, sasagot sa inyo. Sira ulo ka. Ako, tingin mo ba sa akin, tamad ako? Kailangan na re-reverse side mo siya. Bakit, pare? Hindi ko ba kailangan ng pera? Kailangan na re-reverse side mo siya. Kailangan umabot sa ganun yung mga topic nyo na nako-convert mo siya, na siya pala yun. Kasi hindi naman siya yung rectang siya kailangan mo, pero siya nga yung kailangan mo. Second party approach ang dating o third party approach? Para naalala ko yung kumpare mo, minsan nakita-kita tayo. Grabe sipag nun, no? Pare, ano nga pala number nun? Pare, ba't hinihingi mo? Eh wala, ako mahilig ako sa masisipag na tao eh. Yun yung gusto kong pakitain. Kasi magandang ka-partner yung tingin ko. Alam mo kung ano sasabihin sa'yo na kausap? Loko-loko ka. Mapapaganon siya pero hanggang maya-maya, ini-endorse niya rin yung sarili niya. Dapat meron kayong ganong atake. Pinaririnig mo yung gusto nila marinig? Pare, punta ka dito. May pagkain sa bahay. Kung kapit-bahay mo lang yan at medyo malapit. Ano ba naman yung pakainin mong pansin? Kwentuhan kayo. Nakamas naman kayo. Kwento-kwentuhan. Simpleng kwentuhan. Para mas nagiging madali pa ang way of invitation. Siguro naman may natututunan kayo. Sige, type nga muna kayo. May natututunan ba kayo? Kasi nandun na tayo sa ano, how to invite easily. Hindi ko kasi alam eh. Can you please say yes? Thank you. Sige lang, yung para ano, magtuloy-tuloy, para naman ganaan ako. Eh. Kasi alam nyo, nasa cellphone ako, ako lang mag-isa, nakikita ko dito eh. Natututo ba kayo talaga? Okay, kung natututo kayo, very good ah. Kasi importante yan eh. Sige lang, ilan ba tayo sa loob?
Ilan ba tayo? Hindi, ayokong magpindot-pindot, baka mawala eh. 25 ilan po. Ilan ba tayo lahat dito? Ha? 25 po. Alright, very good. Ito 25 na to, sure ball ako. Tatagumpay ito sa 2021. At least ngayon natututo ka. Kung natututo ka, ay 29 daw. Oy, ang galing, very good ha. Importante na marinig mo to. Ito, hindi mo to ma-perfect na one time mo lang na pakinggan tong training na to. Dapat ulit-ulitin mo to. Pag to na i-record ni ano, singin ka uling copy, ibalik-balik mo sa tenga mo. Manood ka, hindi ko sinasabi panoorin mo ko dahil kita ko, hindi ako cute. Ang cute nung training. Kasi yan lang ang way para naman ma-develop ka sa business natin at gumaling ka. Na kapag na-apply mo na, nagugulat ka, ikaw na nakakagawa, ikaw na yung nagtuturo, marunong ka na mag-IM5, pag may grupo ka na, mas mabilis kang lalaki. Yan lang ang ituturo mo kapag tuwing may bagong pay-in. Nag-gets mo ako? Alam mo, sa totoo lang, hindi natin mapi-please lahat ng tao. May mga tao, kahit turuan mo, ayaw magpaturo. Tanggapin mo na yon para hindi ka ma-hurt. Bakit hinahalo ko to? Kasi baka masabi mo, ba't ganun yung sabi ni Mentor Drexx? Eh, hindi nga lahat ng tao mapi-please mo eh. Sumali na nga, ayaw pa eh. Sumali na, ayaw pa gawin yung business. Sumali, ayaw mag-invite. Sumali, ayaw mag-training. Oh, mapi-please mo ba yon? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo pag ayaw? Sabi natin, next. Para magkaroon ka ng kaunawaan sa business na to, na hindi ka laging nagagalit. Para hindi ka nakakatikim ng ano. Kasi kaya ka lang naman nagagalit, hindi mo pa na-apply yung dapat mong i-apply. Parang ganito, bigyan kitang sample. Para hindi ka nasasaktan, ha, bibigyan kitang sample. Maalis sa inyo yung galit. Kasi minsan, lagi kayong galit. Ano yun? Yung tungkol sa prospect. Nagagalit kayo, napipikon kayo. Grabe naman ito, arte-arte, papakitain mo na nga. Para mawala sa inyo yung mga ganyan, dapat kasi hindi ka ganyan mag-isip. Although ako nung una, nung bago ako sa business na ito, yung first 3 months ko, medyo ganyan din ako. Hindi ko sinasabi. Pero nung narinig ko na itong training na ito, wala na, tinatawanan ko na lang. Yung, ano, yung mga taong ayaw mag-reply, ayaw makinig, na minsan nalatagan mo na, nagugulat ka, nawala pa, or talagang iniiwasan ka. Bakit nangyayari? Kasi nga siguro marami kang mali. Kailangan na-attract mo lagi ang tao. Uulitin ko, kapag ginagawa mo ang IN, dapat sa katawan mo, sa mga salita mo sa Facebook, sa salita sa bibig mo, may na-attract ang tao. Tandaan nyo yan. May pag-aaral dyan. Pero nagiging madali ang pag-i-invite kapag lagi mong inuulit ng inuulit yung ginagawa mo, kung saan ka nakakapagpasali, bakit may nakikinig. Ba't ito nakinig? Ba't ito hindi? O di ulitin mo kung ano yung ginawa mo dito sa nakinig. Ikaw lang naman ang mag-aano yun eh. Kumbaga sa recorder, ikaw lang magre-rewind yan. Hindi naman ibang tao. Ano yung topic natin na sinasabi ko ulit? Yung para magtuloy-tuloy ka. Kasi kailangan mo siyang balik-balikan. Ang isang bagay, hindi pwede ngayon mo lang narinig, bukas alam mo na. Babalik at babalikan mo. Marami kasing way of invitation. Basta number one, Facebook, aralin mo my story. Dito sa ano ha, invite easily ha. Kasi marami magla-like yan, di mo kilala. Kahit kapopost mo, ako nung first week ko, hindi ako na inip dahil naka-mindset ako, taon ko gagawin eh. Hindi ko sinabi, nag-post ka ngayon, wala lang nag-like, 3 days. Ayaw mo na. Hindi to ganun. Ako naka-mindset ako, taon ko gagawin ang my day, yung my story. Kaya everyday, yung IBP, yung transaction, yung talk ko sa labas, yung meeting ko, yung pay-in ko, yung pag-aano sa DHL, marami, ang dami. Ito, nagtitimpla, yung anak ko minsan nagtitimpla, kinukuna. Lahat, maraming eksena na pwedeng ilagay sa my story na magkaka-interes ang tao. Isa yun. At ingat-ingat sa pagpo-post sa wall. Ingatan nyo. Alam nyo, ibig kong sabihin, sabi ko nga sa inyo, sensitive. Pag naiwasan mo yung mga ganun, nagiging madali sa iyo yung negosyo. Ano tawag doon? E di easily. Pangalawa, depende sa tao, eto na, prospect list. Iba yung may FB, ha? May prospect list ka,
kung ano yung gustong marinig ni ganito, kung sino yung pinipinpoint mo dyan. Kung manager yan, ano ba naman yung sabihin mo? Ano ba, manager siya? Alam mo ba, may alam ako na, di ba manager ka? Ah, mga banat, di ba? May alam ako kitaan kasi na ano yun, na parang ganyan din yung ginagawa mo. Manager ka pala, di ba, sa call center o kung saan. Pero ang sweldo nila, 35 lang, 40, 50. May alam ako kitaan eh, ganyan din, 40,000. Pero linggo-linggo ha, hindi isang buwan. Magkaka-interest, hindi. Pero wala ka pa sinabing, networking, IAM Worldwide, may product, wala kang pabinanggit na gano'n. Kailangan nagkaka-interest siya sa mga banat mo. Ganun ang pagmamarket. Hindi yung gigil na gigil ka. Dito sa amin, 16.5 lang, kaya mo nang kumita. Ay nako, mamamali ka. Nakakalungkot. Okay? Okay, masyado na tayong mahaba. Ano yung pinakapangatlo? Naturoan ko kayo ha. Kung ano ang gustong marinig nitong mga taong to, yun ang una mong iparinig sa kanya para makuha mo yung connect. Makapag-connect kayo, nakuha mo yung attention niya. Okay ba yun? Saka yung Facebook. Pangatlo, gusto nyo dumami payee nyo at hindi ka nahihirapan sa kausap mo? Simple lang. Ganun pa rin. Kukonek ka pa rin. Minsan text-text lang. Magkuwento ka. Pagkausap mo na, ito ha, pagkausap mo na, makipagkwentuhan ka. Ano? Kahirapan ng buhay. Pag natutunan mo itong tinuturo ko sa iyo, hindi ka mauubusan ng way of invitation. Pagkausap mo na, halimbawa, nakipag, ano na, telepono na, unlimited call naman, di ba? O kamusta na, magkwento-kwento ka, huwag ka napapagod magkwento. Parang hirap ng buhay ngayon. Grabe, hindi mo alam kailan matatapos itong pandemic na to. Hirap no, dami wala ng trabaho, pre. Ikaw ba, tatagal ka pa ba sa trabaho? Tingin mo, magkaka-recession din yun sa company mo. Kwento. Pare, grabe kasi yung trabaho, 3 times a week na lang. Paano na mga sweldo? Paano na mga bayarin? Kwento ka ng kahirapan. The way you talk, nakapagkausap mo na yan sa cellphone, sabi ko sa iyo, nagsisink in sa kanya mga sinasabi mo. Tapos ikaw, makikita ang kanya sa my story ngayon. Grabe naman my story nito. Puro kwento ng kahirapan, pero siya, puro pera hawak niya. Magkaka-interest siya sa iyo, hindi. Pero, na-inputan mo siya, totoo naman eh. Pandemic, hindi makalabas tao. Daming nawala ng trabaho. 3 times a week na lang ang trabaho. Binaba pa sweldo. Magkakatanggalan pa. Yun ang mga kwentuhan. Magkakatanggalan sa trabaho. Naano ako sa kapatid ko, parang naawa ako kasi simula pa lang. Nagkukwento ka, kinukwento mo yung kapatid mo, pero siya yung tinatamaan. Magkaka-interest siya kaya sa sinasabi mong part-time, part-time. Tapos biglang my story mo, makikita niya. Excited ka, ang taas ng energy mo. May hawak kang pay-in. Umiinom ka ng barley. Maraming bumibili sa'yo. Matik, lalapit siya sa'yo. Hindi ka nahihirap pang mag-invite. Matuto tayo makipagkwentuhan muna ha. Yun lang po ang gusto ko ituro sa inyo. So may tatlo na kayo. Yung Facebook, gamitin ng tama. Yung my story, yung wall. Saka yun nga, ito. May mga kanya-kanyang gustong marinig yan. Hindi pare-pareho ang banat. Okay, nakalista siya, pero galingan mo. Okay, yan ha, binaon ko sa'yo. Yun ang way of invitation. Kapag hindi ka maarte dahil may goal ka, sa dami ng nakalista sa'yo, may makukuha kang give me 5 yan, saka just for you. So may idea na kayo. Number 3, yung mahilig ka makipagkwentuhan sa nangyayari na mahirap. Ako, ayoko na manood pare, puro negative lang. Puro negative lang sa TV. Kainis, puro COVID, injection. Kwento mo. Ako, hinahanap ko kabuhayan. Tama ba? Pagka ganun ka magsalita at nakaka-relate siya, pag-iisip na yan. Tapos may post ka nga sa my story, sa wall mo na maganda, ikaw na kukontakin niya. Eh, ano ba yung ginagawa mo? Puro ka naman kwento. Grabe ka naman kung makakwento ka, pero yung post mo, puro pera. Eh, mas maganda. May catch. Magkaka-interest siya. So, ang prospect, usang lumalapit sa'yo. Sayang naman, ang dami na nakinabang sa Facebook. This time, pakinabangan mo na yung Facebook mo. At pigilan mo yung sarili mo na mag-post ng walang kwenta. Pipigilan mo lagi. Nagninegosyo ka eh. Hindi ka vlogger. Tama mali.
Tama mali. Sagot po kayo. Tama mali. Sa mga nakikinig, yung iba kasi baka tulog na eh. Hindi ka vlogger. Hindi ka makakuha ng attention, makakakuha ng pay-in, makakakuha ng prospect kung ang mga post natin ay hindi healthy. Kaya nga dapat, hyper tayo, energetic tayo, masaya tayo. You are blessed. Simple lang. Totoo naman eh. Ako, ba't di ko sasabi blessed? Blessed talaga ako. Kaya thank you, Lord. Sinasabi ko lagi yun. Tapos, yung very productive ka, hindi kasi pwedeng dayain. Hindi pwedeng kang laging galit. Hindi pa pwedeng dadayain na maniwala ka. Hindi pa pwedeng take o peke ang mga pwede mong palabasin sa Facebook. Hindi. Sensitive ang tao. Dapat. May magsasabing hindi maganda. May magsasabing. Pero yun nga. Pinag-iingat ko kayo. Okay? Tapos huwag ka magsasawang kung magkwento dito sa mga to kung ano gusto nila. Okay ba yun? Bakit binabalik-balikan ko para ma-perfect nyo na yun pala yung mga simple para hindi ka nawawala na kausap. Alright. Okay, number four. Ayan ha, may natutunan tayo. Number four na tayo. Susulat ko pa ba? Yung iba, alam ko, narinig nyo. Narinig nyo na, inalaglag. Okay. Ito, very, very ano to eh. Naging online, pero sa offline kasi may tinatawag na breaching. Hindi naman mawawala eh. Ito, kaya ko siya ginawa nung nandito na ako sa IAM Worldwide. Ito yung nakikita ko. Ito, nakasulat talaga to ha. Nakasulat talaga to. Ito talaga IM5 ko. So, sige, susulat ko ba o papabasa ko na lang sa inyo ganyan? Ito, kasi nakalagay 5 eh. Tanggalin ko muna. Kasi baka sabihin nyo, ang training na to ay iniimbento. Hindi. Ito talaga, matagal na to. So, kung makikita mo to, sinulat to. Number 4 is respect mentors or upline. Ano yung nasa uli? Communication. Bakit kailangan natin ng respeto sa isa't isa? At yung bridging kasi nagamay na yun. Yung totoo niya sa offline, bridging yun. Tayo, marami tayong naririnig na training. No? Na magagaling na mentors natin sa FB page natin. Pero yung bridging naman dahil online ngayon, no? Ginawa ko siya through online. Na medyo mag-iiba kasi sa ano bridging yun yung between mentors yes and the prospect yun eh, no? Pero dahil alam ko naman marunong na rin naman kayo yung iba magpaturo lang kayo sa mentor nyo kaya nakalagay number 4 respect mentors uplines and communication. Ano yung communication? Alam mo ikaw nagninegosyo ka, hindi pa pwedeng wala kang connect sa iyong mentor. Tandaan nyo, hindi mo kasi magagawa na mag-isa ang iyong negosyo. Tandaan nyo yung salitang yan. Tandaan nyo yung salitang yan. Ako, halimbawa ako, no, ipipilit ko yung sarili ko. Halimbawa lang, para lang huwag mag-quit yung tao, yung mga something na gano'n. Hindi ako doon nakatingin. Kasi alam kong gawin. Alam kong mag-adjust sa tao. Pero bakit ikinukunik ko itong sa part ng negosyo? Kasi nga, hindi mo magagawa ng tama yung negosyo na walang mentor. Kaya kung kayo mentor, dapat may knowledge kayo. Kapag nagkatao na kayo, hindi pwedeng apply na asan ka, apply na asan ka, puro apply ka na lang. Mentor asan ka, mentor asan ka. So, learn the business. Bakit nakalagay dyan, respect your mentor, apply. Ang mentors kasi, ang papel ng mentors, tulungan sila. Okay, marami kasi, totoo to, matagal na itong training na to, ha? Matagal na to. Kahit sa halukayin nyo yung ano ko doon, mga Facebook ko, IM page na kung ano, paano ko binagsak ang IM page, ang IM pipe. Respect your business, respect your mentors, kasi akala ng iba hindi negosyo to. Akala nila, nakita lang ito, nila ito, itong business at nang wala lang. Ngayon, nawawala yung respeto mo sa business mo saka sa mentors mo between you and your mentors. Eh. Yung communication, minsan, bakit ang tao nga ba ayaw mag-reply? Sumali-sali ka eh. Na dapat ikaw re-reply ka kapag tinext ka, napaka-importante paano ka mabibigyan, mapipid. Kaming mga mentors kasi meron kaming updates sa office. Paano ka, tandaan mo to ha, dalawa to ha, respect your business, respect your mentors and uplines. Hindi pwedeng walang communication. Hindi pwedeng putulin.
hindi ka mapipidan pagka oh mahaba ba ano daw hindi kasi pwedeng mawala yung communication. Tandaan mo, wala akong nakita naging successful sa business na to nang siya lang mag-isa. Wala, hindi mo kakayanin yun. Hindi mo kakayanin. Ngayon, bakit yung iba, eh, sir, ano, mentor, ano eh. Kasi ano eh, pagka ganun, hindi ka na nagpi-business. Yan ang pinaka-importante number po. Respect your mentors kasi yan ang magpipid sa'yo. Yan ang magtuturo sa'yo. Hindi mo, basta hindi ka kikita dito ng 100,000 per week. Yung mga kumikita ng 100,000 per week dito, ito yung mga tao may respeto sa negosyo nila, may respeto sa mentors nila. Kasi, kaya nga sabi ko kanina, intro pa lang, no? Intro pa lang, sabi ko na. Huwag niyo kalimutan. Nagninegosyo ka dito, kaya ka pumasok. Hindi para magreklamo. Iwasan niyo yun. Nakakatakot yan. Na hindi mo alam sa sarili mo pag puro ka na lang reklamo. Hindi dapat nangyayari sa'yo. Tandaan mo, negosyante ka na ngayon. Respect your business. Respect your mentor or upline. Don't forget na may communication pala kayo dapat lagi dito. Kapag, tingnan mo ha, kapag nawala yung ganong attitude mo sa between you and your, sa business mo, sa mentors mo, ha, pakinggan nyo ako ha, na pag yun nawala, paano ka makakapagpalaki? Halimbawa lang, ako hindi. Halimbawa lang ha, hindi ka nagre-reply sa mentors mo. Tapos ikaw aasa ka na kapag nagkatao ka, lahat sila nagre-reply o yung leaders mo. Hindi mo mapapabilis dumami. Ang kaya siya bibilis dumami dahil na turuan mo siya mag-goal setting, nakagawa siya ng prospect list niya, tapos nagagawa niya na yung tamang invitation, ganun lang pala, lalaruin mo lang, mag-enjoy ka lang. Enjoy mo lang, nagne-negosyo ka eh. Tapos may ang sarap kasi ng feeling na habang ginagawa mo yung business. Walang kaaway. Yung respeto nyo, kaya kayo nagsama. Kaya, di ba? Kaya sumama eh. Yung respeto, hindi dapat maputol. Yung feed, walang ibang magpipid sa'yo para ma-updates ka sa lahat. Yung promo, yung something ganun. Katulad nyo, nag-promo, di hindi ka mabigyan ng ano. Nagigits nyo ko, guys. Importante eh. Na ikaw, between you and mentors, and between your business, business mo to eh. Akala kasi na iba kung ano-ano pinapasa eh. Marami, huwag na kayo gumaya sa iba. Kung bakit hindi sila makadiretso makapagparami ng tao, bakit hindi tuloy-tuloy ang check-in nila, wala kasi silang respeto sa business nila. Na kapag nakakuha sila ng apat, akala nila, eh di, kaya mo na yan, naka-just for you ka na. Hindi doon nagtatapos yun. Ay, naka-give me 5 ka na nga eh, 3 beses na, kaya mo na yan. Kailangan ka pa rin ng mentors mo. Tandaan mo, hindi mo makikita ang business na to kung hindi dahil sa mentor mo. Dapat na-appreciate mo yun. So yan ang pinaka-importante. Respect your business, respect your mentors. Ang mentors mo, huwag mo puputulan ang komunikasyon. Between you and the FB page ng company, huwag kang puputol kasi na-updates ka. Halimbawa lang, sinabi lang sa iyo ng mentor mo. Halimbawa lang, oh, ano na, first week of the month na, mag-ano na tayo, maintenance na. Pero ayaw mo mag-maintain. Payaman. Hindi para kami kumita sa iyo. Tingi lang yan eh. Mas maganda i-enjoy mo yung product natin. Gamitin ang buong pamilya mo. Ang pangit kasi salita tayo na salita. Pero hindi naman tayo user ng product natin. Sinasabi natin maganda. Yung pala si Rapi Tulpo lang pala gumagamit. Pamilya mo, hindi. Ang pangit. Huwag kang magnegosyo ng fake. No. Ngayon, para sa updates, para matulungan ka pa. Kasi tingnan mo ha, awayin mo mentor mo. Sino tutulong sa'yo? Sige nga. Kaya respect your business. Respect your mentors. Sana maunawaan ninyo yung sinasabi ko. Ah, papasalamat ako ang mentorship mismo. May respeto. Apply saan ka? Mentor saan ka? Ganyan kami.
Pero isang tawag ko lang dyan, sumasagot. Yun yung ang sarap eh. Up, nga pala promo eh. Up, nga pala office ka. Up, ganun. Alam mo yon, ganun kami. Very cool ang gawin yung business kasi walang kagalit. Ay, meron din akong tinetext pero walang reply. Okay lang yun. Okay lang ako dun sa mga ganun tao. Kasi sa akin katwiran ko, ganito eh. Lahat tayo, para lang nagtayo ng restaurant. Amo tayo, boss tayo. Ganun ako sa negosyo din na to. Nagtayo ka, nagtayo ako ng restaurant. Pero yung tao ko, yung kusinero ko, tamad. Hindi pumasok. Tinext mo, ayaw mag-reply. Eh, duty niya. Alam niya naman siya magluluto ngayong araw na to. At alam mo yun, maraming bisitang darating na special. Hindi papasok. Aantayin mo ba? Aantayin mo pa rin siya? Eh, hindi nga siya papasok. Ano mangyayari sa negosyo mo? Malulugi ka. Magagalit sa iyo yung tao. Wala pala kayong kusinero dito. So, ano nga gagawin mo? Di ba, papalitan mo rin. Sa inis. Para hindi ka nalang mainis. Ako, ganun ako. Nagkaroon din ako traditional. Sabi ko doon sa asawa ko dati, may restaurant kami. May tamad, may bilyaran. Ako pa rin yung nag-aayos ng bilyar. Diba? May nagluluto o may tagapagluto o may tagapamalengke. Ayaw mamalengke. Ako pa rin na mamalengke. Hindi na lang salita. Ano mo ginawa ko? Sabi ko sa misis ko. Kaya na-i-apply ko dito eh. Na-i-apply ko dito. Traditional yung dati namin. Sabi ko sa kanya. Ba't gano'n ang tao? No? Binibigyan mo ng trabaho. Pero inaano ko, tinetempt na magalit ako. Sabi ko, hindi na. Hindi ko na kailangan magalit. Ma-high-blood lang ako. Eh. Tama naman eh, no? Sabi ko, sige. Total tamad. Si ganito. Okay. Isara ko na lang, sabi ko sa asawa. Talaga? Nagulat yung asawa ko. Eh, talaga, sinara ko, sabi ko. Oh, meeting tayo. May meeting tayo sa Webes sa alas 3 ng hapon. Okay. Kukwento mo kami. O nga pala, hanggang Linggo na lang tayo. Eh, hindi ko masabi, tamad kayo lahat eh. Ay, alam ka na, maubos lahat pera ko. Sinara ko. Kaya dito sa business na networking, sa simula nakikinig sa akin, tapos hindi na nakikinig, okay lang. Hanap ako next. Dami na ako leader na bago ngayon. Okay lang. Ayaw mo makinig? Okay lang. Ng problema. Basta ako kingmaker. Basta ako kaya kong gumawa ng leader. Yung alam mo yon, may tinetext ka bang ganun tapos ay mag-reply? Meron ka bang ganun? May ganun ka bang tao? Hindi kasi, asan yung communication? Dahil ako, na-apply ko naman yun, bakit pa ako magagalit? Ano gagawin ko? Hanap na lang ng iba. Sana ikaw ganun. De, hindi porque ayaw na mag-reply sa'yo. Kasi napaka-importante. Bakit? Nagagalit ka minsan pag ayaw mag-reply. Dapat di ka na umabot sa ganun. Hanap ka na lang uli. Abayaan mo lang yung mga taong nagbabaliw-baliw lang sa simula. Ikaw, baka may pagkukulang ka, okay lang yun. Pero kung alam mo sa sarili mo na lahat binigay mo yung best mo, no doubt, huwag mo na question yung sarili mo. Basta ako may check eh. Ganun ka dapat. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi yung parang, ibig sabihin na wala yung dalawang tao mo, hindi na nag-active. Payag ka, wala ka ng check eh. Dapat ikaw, hindi ka papayag. Next, hanap ng iba. May mga tao talaga ayaw makinig. May mga tao talaga sa simula lang makikinig. So ito, aralin mo tong negosyo na to. Pagka, alam mo yun, yung patience mo medyo nawawala na, hindi mo lang alam gumagaling ka. Yung mabilis ka maghanap agad. Kasi tingnan mo, lahat kayo, sample lang, sabi niyo 25, 29 kayo nandito. Pwedeng may nakikinig dito, pwedeng hindi. Pero yung nakikinig, ako kasi ganun ako. Kung sino yung nakikinig sa akin, yun ang bibigyan ko ng opportunity yung mama. Ganun ako. Yun ang pananaw ko. Kasi kung IM5 lang, at yung mga napapasali lang, marami na rin ako napasali. Kasi sa 33. Eh ang active ko lang naman ngayon, parang 8. Asa na yung 20 maigit? Wala na. Ganun din ako. So ikaw din. Dapat ganun ka din kasi hindi lahat mapi-please, hindi lahat susunod, hindi lahat gugustuhin ang sinasabi mo.
Kaya ikaw, huwag masyadong pusong mamon. Huwag ano, hanap ka na lang ng iba. Kapag kasi may ugali ka pa na ganun, hindi ka pa negosyante. Lagi kang malulugi. Yun ang ibig ko sabihin. Pero para huwag kang malugi, hanap ka lang ng iba. Kahit na traditional, maghahanap ka pa rin ng iba. Oh, may natutunan ba kayo? Okay ba yung ano natin? Na very ano, di ba? Very important pala yun. Kasi sa dati, bridge. Yun, i-bridge mo siya. Tayo naman, sumo-over sa bridging na tayo. Yung post pa lang natin sa Facebook, bridge na yun eh. Pero mas importante na magkaroon ng respect sa business and your uplines. Okay ha, naituro ko na to pero anyways, thank you sa lahat na nakinig. Number 5. Ito yun, ito na. Lagyan na natin yung panlima. Para nababasa, hindi ko na sinusulat. Sulat nyo na lang. So number 1 natin, goal setting. O ayan, oh, basic lang ako ha. O ayan. Ano yung naka ano, duplicate relentlessly. Number 5, duplicate relentlessly. Ano ibig sabihin ng duplicate relentlessly? Walang katapusang pagtuturo. Huwag ka mapapagod magturo. Ang negosyo natin may naka-attach na duplication na ginagampanan natin. Ang ano, magturo. Bakit ka tatama rin magturo? Sige nga. Sige nga. Kaya ikaw, aralin mo yung business mo. Ay, naku po. Very effective to. Until now, ginagawa ko pa rin. Bakit? Andito ngayon ako sa harap nyo. Nagtuturo ako. Gawin mo rin tong ginagawa ko. Huwag ka matakot. Walang masama dito sa business na to. Nagle-lecture ka. The more na nagle-lecture ka, naalala mo, minsan nare-remind ka rin eh. Ako nare-remind din ako ano ba mali ko sa mga ginagawa ko, kung ginagawa ay. Pero alam mo, simple lang. Bakit ba kailangan nakalagay si duplicate? Maraming ang tao ang kaisipan pag nakapagpasali lang, ayaw mo, bayaan mo na siya kung ayaw niya humatak. Kaya ayaw tumuloy ng kita. Ayaw tumuloy yung kita mo. Para tumuloy ang kita mo, tuturuan mo yung tao mo ng kabutihan at ng tamang pagnenegosyo na ganito. Negosyo to eh. Paano mag-invite? Paano maalagaan yung mga taong prospect nila? Paano mo sila makater yung pay-in nila ng true online, yung product nila? Paano mapapadala? Itinuturo mo yun. Paano mag-purchase? Magigets niyo ako? Paano magpa-pay-in sa loob ng office, papuntahin nyo. I have 3 guys na kasama ngayon dito sa business. Very, very fresh sila. Very fresh. Marunong nang mag-purchase. 3 days pa lang. Marunong nang magpa-pay-in. Hindi ko nga lang tinuturo pa encoding. Sabi ko, pag naka-just for you ka, natuturo ko na encoding. Kasi ayoko magkamali sila sa encoding. Okay. Yung duplicate, di ba mas maganda yung, pakinggan nyo ko, mas maganda yung mga sumasali sa'yo, natututo na mag-purchase. Natututo na rin mag-invite. Natututo na rin mag-talk. Kapag marami ka ng taong naturuan, nag-gets nyo ko, guys. Ano ba, ito yung account mo. Dito may naturuan ka 5. Dito may naturuan ka sa kabilang 5. Na marunong na mag-purchase, paano pala yun, magpa-pay-in, paano mag-encoding, paano ba ginagawa yung rank up, nag-gather na rin sila ng tao nila. Nai-imagine mo ba na kapag dumadami sa ilalim ng tao, napuputol-putol ba yung pay-in mo na pairing-pairing o sales match commission? Yun ang negosyo natin. Ngayon, kung ikaw, hindi mahaba pasensya mo. Nasasabihin mo, hindi ko magagawa. Anong gusto mo? Empleyado ka na lang. Kaya nga may duplicate relentlessly. Sabi natin kasi, para magawa mo, yung nagagawa ng mayayaman. Yun nga yung idea, yung networking. Ano yung idea? Hindi ko kayo empleyado, kaya wala akong karapatang pagalitan kayo. Tinuturuan ko lang kayo. Grupo tayo. Tama? Pagka ikaw natuto ka na, dadami ba? Dadami.
Dadami. Kasi pag may naturuan ka lima sa left, lima sa right, na marunong na sila mag-purchase, umaati na sila ng training, hindi na pilitan ang pagte-training, natututo na sila magpa-pay-in sa loob, paano yung transaction, through bank, nagiging madali ba lahat? Eh, syempre, ako mentor nyo. Iniisip nyo ba? For example lang to, ha? Meron kami ibang bansa, may Singapore, may Canada, may Barcelona, Spain, may Japan. Nakikita nyo ba yung ginagawa namin? Di ba nagtatrabaho pa rin naman kami? So, ang point ko, ikaw nga baka hindi mo pa ginagawa yun. Kasi kami nila Lyobi, may mga ano kami ng mentor nyo, meron kami mga ibang bansa. Nakikita nyo bang inaasikaso namin through LBC, through DHL? Bakit hindi mo gayahin yung ginagawa namin? Makapagpasali ka ng ibang bansa, mangarap ka ng ganun. Alam mo, humaba lang yung training natin. Kasi kung pangit naman, kung bibilisan ko eh, na kapag binilisan ko, baka sabihin mo, wala akong tinipid kita. Hindi kita tinitipid. Nakalakip o naka-attach talaga yung salitang duplicate relentlessly na magturo ka at magawa mo kung ano yung ginagawa ng mga mentors. Kasi nga, hindi lang namin business to. Pare-pareho natin to negosyo. Same, business ko to. Tama ba ako? Business ko ba to? Eto, hindi mo ba to business? Di ba business mo rin? So dapat pareho tayo na magawa. Kapag marunong ka na matyaga ka na magturo, may natuto, may nakikinig sa'yo, may loyal sa'yo. Kasi nga sabi ko, pagka hindi loyal at ayaw na makinig, next, hanap lang. Huwag ka na ma-stress. Hanap ka lang na iba. Ako, naghahanap ako na matuturuan eh. Ganun. Kasi nga, ang goal ko, yung makikinig sa akin, tuturuan ko at makikinig sa akin ang dire-diretso hanggang 2023. Tingin ko, linggo-linggo, may checking malaki. Yung makikinig, hindi ako namamawer. Hindi ko kayo kailangan eh. Kasi yung duplicate relentlessly, itinuturo lang yun pagka sa mga taong willing talagang yumaman. Eh, ang dali-daling gawin. Mahirap ba magturo ng five fingers? Mahirap ba mag-IBP? Mahirap ba magbenta, direct selling? Mahirap ba ipaintindi yung pairing bonus o yung salesman's commission na tinatawag? O yung checkman's commission? Mahirap ba pati paintindi yung product knowledge o yung ano epekto ng product sa ating kalusugan? Mahirap ba lahat yung mga bagay na yan? Hindi eh. Ikaw lang ang naglalagay sa isip mo. Kaya magmula ngayon, tanggalin mo na yung mga bagay na lagi sasabihin ng isipan mo mahirap. The more na nag-iisip ka na mahirap, naduduplicate mo rin yung sarili mo na pahirap ka ng pahirap. Kapag ikaw lumabas ka sa negosyong ganito, dahil inuna mo yung kaisipan na meron ka, ayaw mo magpa-duplicate dito sa IAM, huwag ka magagalit sa akin. Nakakalungkot isipin na after 2 years, may isip mo lahat ng narinig mo sa amin. Kaya magpa-duplicate ka na kapag may tao ka na, ang sarap mo ma-enjoy, doon na mapupunta yung topic natin na after 3 years, grabe, dati tinuturoan ko lang kayo, no? No? Ikaw, grabe ka, no? June, no? Gaganong ka kunwari. Grabe ka, no? Sali, no? Grabe ka, no? Test, no? Yung alibawa, ganun. Bago na naman kotse mo. Ayaw mo ba ng ganun? Oo, talaga. Magkabahay ka sa nobody. Gusto ko rin yun, ah. Yan yung kwentuhan kapag ka tinanggap mo yung training na to. Pero kung hindi mo tatanggapin, after 2 years, maaalala mo kami. Babalik ka na naman sa pagiging empleyado. Ayan, na-duplicate mo yung sarili mo. Until hanggang magkaanak ka, na-duplicate na rin sila. Ano? Tamad sila? Masyadong mababaw patient sila? Walang magiging masipag sa ilalim mo kahit sa pamilya. Kasi ikaw yan eh. Ikaw yan eh. Kapag ka lang in-apply mo to sa negosyo, mas magiging madali. Sample lang kita ng duplication. Imagine mo, lima lang kami dito sa bahay. Wala kami katulong. Wala. Bago mag-pandemic na wala eh. Ayoko naman kumuha. So, chinatsaga namin yun. Alam mo kung gaano kami ka-busy? Lima kami. Nag-aaral yung anak ko. Buti na lang yung dalaga ko. Mag-aaral pala ngayon. Pinahinto ko. Kasi nga, nag-pandemic. Lasal siya. Pero magaling siya magluto. Masarap magluto yung anak ko na yan. So ngayon, nagagawa namin yung business. Katulong namin yung dalaga ko sa pag-aayos ng mga package. Kapag merong ipapag-grab, siya nag-aasikaso. Tapos yung dalawang maliit ko, listen. Nagre-repack. Na-duplicate ko ba?
Pero kung dalawa lang kami mag-asawa, lahat gagawa. Tingin mo ba magagawa namin lahat yun? Yung magpadala ng product, kumuha ng pay-in, walang marunong magluto sa bahay. Eh ano pa magagawa namin? Kaya huwag ka magtataka, nagagawa namin very, very energetic kami. Kasi bakit? Maga pa lang dinuplicate ko ng mga anak ko. Marunong lahat maghugas ng plato. May bunso ako maliit. Marunong na rin yun, nauutusan na rin. Pero ano yung tagakalat ng bahay ko? Kasi pag sinabi niya, daddy, linis ka ng linis. Ikaw nga, kalat ka ng kalat. Ah, ganun nga. Eh, pagka wala nagkalat, wala kang lilinisin. Tama mali. Ah, gumaganon pa. Ang kulit ng bulso ko eh. Ngayon, ako magtatanong sa'yo, bakit ko ito kinukwento sa'yo? Gano'ng kakabisi? Gusto mong yumaman? Gano'ng kakabisi? Kami busy. Mamaya, hindi pa matutulog. Kakausapin pa ni Cecily yung mga Japan, yung mga Barcelona, Spain ako, namamrospect pa ako, yung mga bago kong team, minsan kausap ko pa yan. Gano'ng kakabisi? Gano'ng kakabisi? Yun lang ano. Tapos ayaw mong bigyan ng oras to. Tapos sasabihin mo, 2023, naghihirap ka. Wala nang sap nun. Wala ka nang aasahan nun. Dapat may goal ka. Ako yung goal ko tulungan. Pero syempre, nangangarap tayo lahat. Pero magiging madali yung duplicate relentlessly. Gawin mo lang ng gawin. Huwag lang tayo mareklamo. Kasi bakit? I-insist mo ba sa training na to na busy ka? Tanong lang naman yun. Huwag kang magagalit. Busy ka ba? Wala rin kami katulong. Pero anong point ko? Dapat may natutunan ka ngayong gabi. Hindi mahirap yung ginagawa namin, yung mag-asikaso ng mga product. Sa dati ko nga eh, sa dati kong, nababanggit lang naman to. Hindi lahat makinig. Nakapag-duplicate lang ako ng siguro mga labi. Apat, na parang ako, kahit hindi mo na hanapin, nandiyan sa office, nagpapapayin, yung ganun. Kaya kumita ako ng malaki. Parang 14 lang yata yung masasabing duplicate. Pero to, yung nagka-kotse sa under my team, 600 plus na kotse. Pero yung 14 may condo, may bahay. Kasi hindi mo lahat mapipilis eh. Pero nagka-kotse yung iba. Ganun kaganda ang negosyong to. Kaya excited ako sa IAM Worldwide. Dahil ngayon, bagong book ni Mentor Drexx ang ginagawa ko. Makapagpayaman ako ng more than 14 yung makikinig at gagawin si IM5 na hindi kailangan paulit-ulit. Na kapag narinig mo na to, naisulat mo na ngayon, itabi mo na yan. Magagamit mo yan. Pero, pwede mo ako i-PM. Kapag ginagawa mo, ha, huwag yung PPM ka sa akin. Once a month ka lang nag-IM. Huwag mo ko i-PM. Malalaman ko naman kung sino yung top earner ng ating grupo. Hindi ako papayag na hindi mo makuha yung pangarap mo. Kasama mo kayo. Kami lang iyong mentor. Dapat ganun. Ganun ka mag-isip. Ako kasi, yun ang gusto kong input sa isipan mo. Madali lang. Hindi to mahirap. Mag-goal setting ka lang. Tamaan mo na yung give me 5 na 2 beses sa dali-dali. From March 12, umpisa ka tomorrow 13, hanggang next month 13, dapat may 50 mil ka kung silver ka. Kung more than pa sa silver, wow! Galing mo, congratulations. 120, 8 tao sa gold, gawin mo na. Yan ang goal. Kasi nga, huwag mong gawin ang negosyong to. Wala kang goal. Isa pang idea. Dahil next month, summer, okay? Ilabas mo pamilya mo. Hindi naman porque sinabi pandemic, manahibig ka dyan. Eh kung gold package ka, di, why not? Kung sige, sabihin na lang natin, silver package ka. Nakatatlong give me 5 ka. Pwede na ba kayo mag-swimming next month? Yan ang goal. Hindi, nag-goal-goal ka lang dyan pag gusto mo lang gawin yung negosyo. Hindi ganun. Mag-goal ka na mag-i-enjoy yung pamilya. Okay? Prospect list, gawin mo yan. May pera, may authority, may needs. Okay? Number 3,
invite easily. Kumbaga, perfect invitation ang tawag dyan. How to invite easily. Pero yun nga, isa pa, perfect invitation lang. Nagiging perfect ang invitation mo kapag marunong ka na. Kapag lagi mong ina-apply. Okay ba yun? Sana may natututunan kayo. Ha? So, tinuro ako kayo how to invite ha? Nung may pera, nung walang pera. Tapos, paano gamitin si My Story sa wall. Okay, doon, makaka-invite ka doon. Eh. Tapos, yung kasi online nga tayo, kaya doon tayo magbe-base. Tapos, yung pag-iingat natin sa wall at makipagkwentuhan lagi ng kahirapan ng buhay. Atin lang to. Effective yun. Number 4, respect. Don't forget, respect your business. This is your business. Lahat to. Business natin to. Respect your mentors. Pati tao mo, may respeto ka dapat. Huwag kang puputol ng communication. Lagi kang yes, upline. Pag naging attitude mo yan, payaman ka. O, wala na. Wala nang tanong-tanong. Basta ito, alam mo, gusto ko humingi ng record na to. Hinimay-himay ko rin sa inyo, no? Ako rin, natututo ko, no? Talagang sobra. Yun kasi, bakit master ko to? Wala eh. 16 years tayo sa business na ganito. Respect your mentors. Respect your business. And especially, duplicate relentlessly. Huwag ka napapalo. Kasi may nag-aantay na maganda sa'yo habang ginagawa mo to ng tama. Don't forget, sama mo ang God sa iyong negosyo. Lahat tayo dapat ganun. God is everything. Hindi mo magagawa mag-isa. Lagi mo siya isasama. Then, maging habit mo na to. Pag naging habit mo na to, tuwing may sasali, ina-IM5 mo, diba? Huwag tayo naiinip ha. Meron talagang tao, tinuturuan. Inaabot na isang taon, tinuturuan. Huwag tayo lagi nagagalit. Hindi natin kailangan magalit. Next. Hanap ng iba kung napipikon ka. Diba? May mga tao ganun, mainip. So, with that, tapos na tayo. Ang duplicate relentlessly, sabi ko sa'yo, sa loob ng bahay, sa kapwa-tao mo, sa negosyo mo, gawin mo ng tama. Marami kang maduduplicate. Yun ang magiging resulta na ibabalik sa'yo. Hindi tanong kung yayaman ka dito. Kasi 101% makukuha mo yung pangarap mo dito. So with that, maraming salamat. Sana naman may natutunan kayo. God bless you all. To God be the glory. Thank you guys. Naniniwala ako marami kayong natutunan. Apply nyo lang. So kung ano man yan, balik-balikan mo lagi itong training na to. Ako naniniwala ako, hindi to mahirap. Madali lang to. Tandaan mo, pag sumabay ka sa amin, 2021, matatapos ang taon na to, nag-i-enjoy ka sa checking mo. Kaya habang humahataw ang mentor nyo, ang mentor mo, kami lang ang nagna 90-day burn, sumabay ka. Okay? Hindi pilitan ng lahat ang ginagawa, pero huwag ka maiingit sa checking namin. Okay ba yon? So guys, maraming salamat. God bless you all. I am Master Drexx. Thank you po, Mentor. Mentor Drexx. Thank you, man. Na-refresh ako, Kuya Drexx, na-refresh. Hindi mo lang ulit napakinggan sa iyo. Thank you, Mentor Drexx. Kasi nagbabaksak din kami, Mentor Drexx, ng IAM5. Pero iba talaga pag ikaw eh. ginagawa mo everyday. Pag ginagawa mo everyday, habit na nga eh, no? Para akala mo madali. Pero nagiging madali kasi nasanayin yung katawan mo. Kaya may dapat may sanayin ka. Kasi pag nasanay ka sa isang bagay, wala lang naman sa'yo. Immune ka na eh. Kahit ma-reject ka eh. Di ba? Tama. Ibigay ko kayong sample bago ako matapos. Ha? Actually, tapos na ako. Tingnan mo yung mga addict. Alam nilang bad na yung bisyo na yon. Pero bakit di sila natatakot mapatay ng tukhang? Bakit alam nila masisira katawan nila, mag-iiba isip nila, papayat sila, dudurugin ang kalamnanan nila? Basta magkakaroon sila ng, alam mo yon, masisira talaga pagkatao nila. Pero ba't di sila humihinto? Yun lang ang tanong. Sige, sagutin niyo ako bago tayo mag-iwalay. May matutunan lang kayo, man lang kayo. Kasi ang dami kong gusto ibagsak.
Sige, message kayo. Bakit kaya hindi sila umiinto? Addict kasi sila? Sige lang, sagot lang kayo. Addiction. Sige, hindi. Sagutin nyo. Hindi ano. Gusto ko i-type nyo. Nasanay na. Ayaw nila huminto. Immune na sila. Gusto nila yung ginagawa nila. Nag-enjoy. Kasi addict. Sige lang. Nakasanayan ang katawan. Wala na. Okay. Lahat ng sagot nyo tama. Anong point ko? Kaya, hinahanap na nila, sabi. Sakit na. Tama. Sige, tama lahat yan. Gusto ko may matutunan kayo sa ending natin. Anong point ng inyong mentor? Dapat sa negosyo natin, dapat adik ka. Kasi kung hindi ka adik, walang kwenta. Hindi mo mapipil na masarap. Sila nga bawal na. O, kita mo, immune ka na. Saan ka immune? Sa immune ka na sa nagre-reject. Kaya, i-enjoy mo. Okay, sumagot ka na ngayon dyan. O, diba? Tama naman. O. Ako, adik ako. Tama eh. Kasi, alam mo, ganun din, tama eh. Kailangan ma-addict ka sa ginagawa natin. Sa ibang bagay nga, na-addict sila, diba? Alam niyo, nag-gets nyo ba ako ibig sabihin? Kasi bakit? Ang sarap ng feeling. O, ngayon, kung na-addict ka dito sa negosyo natin, na kumita ng pera, hindi nga magdadalawang isip. Ako, adik na ako. So ano, ang gaganda na sinabi nyo kasi adik na, manhid na. Diba? Tama kayo eh. Tama lahat ng sinagot nyo. Pero sa negosyo natin, gawin mong adik tayo. Ano, tumulong? Yung mga tao nagtitiwala sa'yo? Ma-adik ka mag-present? Ma-adik ka gumamit ng product natin? Mag-purchase? Tama ba? Ma-addict ka umatin ng training para gumaling ka ng gumaling. Pero, after mong ma-addict, ewan ko lang, pag hindi ka nakatikim ng kalahating milyon isang linggo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kailangan ma-addict kayo. Okay? Yung mga addict nga, eh, alam na ganun mangyayari sa kanila. Tuloy-tuloy. Dapat tayo, hindi tayo umihinto. Ma-addict tayo. Pero sabi ko sa iyo, pag na-addict ka, kapag kumapalbulsa mo, sasabihin mo, tama ako. Make sense, guys? So, with that, Mentor Lyobi, salamat sa iyo na-invite mo ako. Mentor Ivy, salamat sa inyo. Ganda, ganda. Ganda ng training kayo, Drexx. Well appreciated. Marami, sobra. Daming mga bago doon, kuya. Eh, no? Especially doon sa mga how to invite easily. Dali-dali mag-invite. Yun ang pinaka madupit, no? Pero yung mga goal nila, i-entertain nyo na, sabi mo sa mga members. Sige. Well, Drexx, bago tayo bago ka, baka mo kami lisanin sa Zoom, picture muna tayo, picture. B, ikaw muna, B. I-ano mo ako. Alisin mo muna ako. Si Pedrex muna. Andito pala siya. Wala akong computer. Picture po. Ganun po tayo. On cam po yung mga iba. So, seconds lang na. On cam po tayo kahit 5 seconds. Yan. Ryan Bon. Yan. On cam po, Ernest. Mentor Ernest. Mentor Mary. Mentor Rinel. Shailene. Crystalline. Mentor Rick. Yan. Yan. Okay na. Dami na. Pwede na yan. Pwede na. Okay. Okay. IAM sign po tayo. IAM sign. 1, 2, 3. Isa pa. Mentor Glide. 1, 2, 3. Yon. Okay. Tapos isa pa po. Wait lang. May isa pa. Sige, send mo. Wait lang ha, may isa pa po ha. Pag wala mo na maglilid. Muna kayo malikot. Tayo automatic. Yan. Balik. Okay. Yan. Figures to. Yan. Ayan. Isa pa po. Isa pa po. 1, 2, 3.
God. Okay. Thank you po, Drexx. Thank you, Mentor Drexx. Lalo na sa Monday. Huwag sila mawawala sa Monday. Okay, lahat ng naka-attend ngayon, sana lahat tayo nasa Monday. Monday. Malupit yung Monday natin. Yan. Malupit po ang ating discussion doon. Grabe. Don't be the same. Be better. Be better. Yan. Ganda yan. Thank you, Kuya Drexx. Salamat. God bless. God bless. Meeting lang po kami. Bye-bye. Yan. Kailang. Galing ko muna sarili ko sa spotlight. Stop ko lang yung recording natin, guys. Busa.